Unang Hari. Ang mga huling araw ni Haring David. Unang Kabanata. Matandang-matanda na si Haring David, at kahit kumutan pa siya ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya sinabi ng kanyang mga lingkod, "Mahal na hari, payagan niyo po kaming maghanap ng isang dalagita na mag-aalaga sa inyo. Tatabihan po niya kayo para hindi kayo ginawin." Kaya naghanap sila ng magandang dalagita sa buong Israel, at nakita nila si Abishag na taga Shunem, at dinala nila siya sa hari. Talagang maganda si Abishag, at naging tagapag-alaga siya ng hari, pero hindi sumiping ang hari sa kanya. Gusto ni Adonaya na maging hari. Ngayon, si Adonaya na anak ni David kay Hagit ay nagmamayabang na siya ang susunod na magiging hari. Kaya naghanda siya ng mga karwahe at mga kabayo at 50 tao na magsisilbing tagabantay na mauuna sa kanya. Hindi siya kailanman pinakialaman ng kanyang ama na si David at hindi sinaway sa kanyang mga ginagawa. Napakagwapong lalaki ni Adonaya at ipinanganak siyang kasunod ni Absalom. Nakipag-usap siya kay Joab na anak ni Zeruya at sa paring si Abyatar tungkol sa balak niyang maging hari. At pumayag ang dalawa na tumulong sa kanya. Ngunit hindi pumanik sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Natan. Pati si Benaya na anak ni Jehoyada, gayon din sina si May at Ray at ang magigiting na bantay ni David. Isang araw, pumunta si Adonaya sa bato ng Sohelet malapit sa Enrogel at naghandog siya roon ng mga tupa, mga baka at mga pinatabang guya. Inimbita niya ang halos lahat ng kapatid niyang lalaki kay David at ang halos lahat ng pinuno ng Huda. Pero hindi niya inimbita ang propetang si Natan. Si Benaya, ang magigiting na bantay ng hari, at si Solomon na kanyang kapatid. Pumunta si Natan kay Bathsheba na ina ni Solomon at nagtanong, "Hindi mo ba alam na ang anak ni Hagit na si Adonaya ay ginawang hari ang sarili at hindi ito alam ni Haring David? Kung gusto mong maligtas ang buhay mo at ang buhay ng anak mong si Solomon, sundin mo ang payo ko. Puntahan mo si Haring David at sabihin mo sa kanya, 'Mahal na hari, hindi po ba't nangako kayo sa akin na ang anak nating si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari? Bakit si Adonaya po ang naging hari? At habang nakikipag-usap ka sa hari, papasok ako at patutunayan ko ang iyong sinasabi.'" Kaya nagpunta si Bathsheba sa kwarto ng hari. Matanda na talaga ang hari, at si Abishag na taga Shunem ang nag-aalaga sa kanya. Yumukod si Bathsheba at lumuhod sa hari bilang paggalang. Tinanong siya ng hari, "Ano ang kailangan mo?" Sumagot si Bathsheba, "Mahal na hari, nangako po kayo sa akin, sa pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, na ang anak nating si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari. Ngunit ipinalagay ni Adonaya na siya na ang hari ngayon, at hindi mo ito alam. Naghandog siya ng maraming torong baka, mga pinatabang guya at mga tupa. Inanyayahan niya ang lahat ng anak mong lalaki, maliban kay Solomon na iyong lingkod. Inanyayahan din niya ang paring si Abyatar at si Joab na commander ng inyong mga sundalo. Ngayon, mahal na hari, naghihintay po ang mga Israelita sa inyong pasya, kung sino po ang papalit sa inyo bilang hari. Kung hindi kayo magpapasya, ako at ang anak nating si Solomon ay ituturing nilang traidor kapag namatay kayo." Habang nakikipag-usap si Bathsheba sa hari, dumating ang propetang si Natan. Pumunta sa silid ng hari ang kanyang lingkod at sinabi na dumating si Natan at nais siyang makausap. Kaya ipinatawag siya ng hari. Pagpasok ni Natan, nagpatira pa siya sa hari bilang paggalang at sinabi, "Mahal na hari, sinabi po ba ninyong si Adonaya ang siyang papalit sa inyo bilang hari? Ngayong araw na ito, naghandog siya ng maraming toro, pinatabang guya at mga tupa, at inimbita niya ang halos lahat ng inyong anak na lalaki, ang commander ng inyong mga sundalo at ang paring si Abyatar. Ngayon kumakain at nagiinuman sila at nagsasabi, 'Mabuhay si Haring Adonaya.' Pero ako na inyong lingkod ay hindi niya inimbita. Pati na rin ang paring si Zadok,
si Benaya na anak ni Jehoyada, at si Solomon na inyong lingkod. Ito po ba ang pasya ninyo, mahal na hari, na hindi nyo na ipinaalam sa amin kung sino ang papalit sa inyo bilang hari? Hinirang ni David si Solomon bilang hari. Sinabi ni Haring David, sabihan mo si Bathsheba na pumunta rito. Kaya pumunta si Bathsheba sa hari. Pagkatapos, sumumpa si Haring David, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Natutuparin ko ngayon ang pangako ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na si Solomon na ating anak ang siyang papalit sa akin bilang hari. Yumukod agad si Bathsheba bilang paggalang at sinabi, mabuhay kayo magpakailanman, mahal na Haring David. Sinabi ni Haring David, papuntahin dito ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Benaya na anak ni Jehoyada. Kaya pumunta sila sa hari at sinabi ng hari sa kanila, pasakayin mo ang anak kong si Solomon sa aking mola at dalhin ninyo siya sa Gihon kasama ang aking mga pinuno. Pagdating ninyo doon, kayo Zadok at Nathan, pahiran ninyo ng langis ang ulo ni Solomon para ipakita na siya ang pinili kong maging hari ng Israel. Pagkatapos patunugin niyo ang trumpeta at isigaw, mabuhay si Haring Solomon. Pagkatapos samahan niyo siya pabalik dito, uupo siya sa aking trono at papalit sa akin bilang hari. Siya ang pinili ko na mamamahala sa buong Israel at Juda. Sumagot si Benaya na anak ni Jehoyada, gagawin po namin iyan. Mahal na hari, naway ang Panginoon na inyong Diyos ang magpatunay nito. Kung paano kayo sinamahan ng Panginoon, samahan din sana niya si Solomon at gawin niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyong paghahari. Kaya lumakad na ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Benaya na anak ni Jehoyada, at ang mga personal na tagapagbantay ni David na mga Kereteo at Peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at dinala sa Gihon. Pagdating nila roon, kinuha ni Zadok sa banal na tolda ang langis na nasa loob ng sisidlang sungay at pinahiran niya si Solomon sa ulo. Pinatunog nila ang trompeta at sumigaw silang lahat, mabuhay si Haring Solomon! Inihatid si Haring Solomon ng mga tao pauwi sa Jerusalem na nagkakasayahan at tumutugtog ng mga plauta. Nayanig ang lupa sa ingay nila. Narinig ito ni Adonaya at ng kanyang mga bisita nang malapit na silang matapos sa kanilang handaan. Nang marinig ni Joab ang tunog ng trompeta, nagtanong siya, ano ba ang nangyayari? Bakit masyadong maingay sa lungsod? Habang nagsasalita siya, dumating si Jonathan na anak ng paring si Abiatar. Sinabi ni Adonaya, pumasok ka dahil mabuti kang tao, at tiyak kong may dala kang magandang balita. Sumagot si Jonathan, hindi ito magandang balita, dahil ginawang hari ni Haring David, si Solomon. Pinapunta niya ito sa Gihon kasama ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Benaya na anak ni Jehoyada, at ang kanyang mga personal na tagapagbantay ng mga Kereteo at Peleteo. Pinasakay pa nila si Solomon sa mola ng hari. Pagdating nila sa Gihon, pinahiran siya ng langis ni Zadok at Nathan para ipakitang siya ang piniling hari. Kababalik lang nila, kaya nga nagkakasayahan ang mga tao sa lungsod. Iyan ang mga ingay na inyong naririnig. At ngayon si Solomon na ang nakaupo sa trono bilang hari. Pumunta rin kay Haring David ang mga pinuno niya para parangalan siya. Sinabi nila, gawin sanang mas tanyag ng inyong Diyos si Solomon kaysa sa inyo, at gawin sana niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyo. Yumukod agad si David sa kanyang higaan para sumamba sa Panginoon, at sinabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Niloob niya na makita ko sa araw na ito ang papalit sa akin bilang hari. Nang marinig ito ng mga bisita ni Adonaya, tumayo silang takot na takot at isa-isang umalis. Natakot din si Adonaya kay Solomon, kaya pumunta siya sa tolda na sinasambahan at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. May nagsabi kay Solomon,
Natakot sa inyo si Adonaya, at ngayon nakahawak siya sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Hinihiling niya na sumumpa kayong hindi niyo siya papatayin. Sinabi ni Solomon, kung mananatili siyang tapat sa akin, hindi siya mapapahamak. Pero kung magtatraidor siya, mamamatay siya. Pagkatapos, ipinakuha ni Haring Solomon si Adonaya roon sa altar. At pagdating ni Adonaya, yumukod siya kay Haring Solomon bilang paggalang. Sinabi ni Solomon sa kanya, umuwi ka na. Ang mga habili ni David kay Solomon. Ikalawang kabanata. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito, malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang, at sundin ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin, at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Ito pa ang bilin ko sa iyo. Nalaman mo kung ano ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruya. Pinatay niya ang dalawang commander ng mga sundalo ng Israel, na si Abner na anak ni Ner, at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway, pero ginawa niya iyon sa panahon na walang labanan. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya gawin mo ang naiisip mong mabuting gawin sa kanya. Pero huwag mong hayaan na payapa siyang mamatay sa katandaan. Ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzilai na taga Gilead, at pakainin silang kasama mo. Dahil tinulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom. Tandaan mo si Shimei na anak ni Gera, na taga Bahurim at mula sa lahi ni Benjamin. Isinumpa niya ako nang matindi nang pumunta ako sa Mahanaim. Pero nang magkita kami sa ilog ng Jordan, nakipagkasundo ako sa kanya sa pangalan ng Panginoon na hindi ko siya papatayin. Pero ngayon, ikaw ang hahatol sa kanya. Matalino ka at alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit matanda na siya, ipapatay mo siya. Pagkatapos, namatay si David at inilibing sa kanyang lungsod. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Si Solomon ang pumalit sa ama niyang si David bilang hari at tunay na matatag ang kaharian niya. Namatay si Adonaya. Ngayon, si Adonaya na anak ni Hagit ay pumunta kay Bathsheba na ina ni Solomon. Nagtanong si Bathsheba sa kanya, mabuti ba ang pakay mo sa pagpunta rito? Sumagot si Adonaya, mabuti po, may hihilingin lang ako sa inyo. Nagtanong si Bathsheba, ano ba ang hihilingin mo? Sumagot si Adonaya, nalalaman ninyo na ako na sana ang naging hari, at hinihintay ito ng buong Israel. Pero iba ang nangyari. Ang kapatid ko ang siyang naging hari, dahil iyan ang gusto ng Panginoon. Ngayon, may hihilingin ako sa inyo, at kung maaari, huwag niyo akong biguin. Nagtanong si Bathsheba, ano ba iyon? Sumagot si Adonaya, kung maaari ay hilingin niyo kay Haring Solomon na mapangasawa ko si Abishag na taga Shunem. Alam kong hindi siya tatanggi sa inyo. Sumagot si Bathsheba, sige, sasabihin ko sa hari. Kaya pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon para sabihin sa kanya ang tungkol sa kahilingan ni Adonaya. Pagkakita ni Solomon sa kanya, tumayo si Solomon mula sa kanyang trono para salubungin siya, at agad siyang yumukod sa kanyang ina bilang paggalang. Pagkatapos muli siyang naupo sa kanyang trono. Nagpakuha siya ng upuan at ipinalagay sa kanan niya, at doon pinaupo ang kanyang ina. Sinabi ni Bathsheba, mayroon akong maliit na kahilingan sa iyo. Huwag mo sana akong tatanggihan. Sumagot ang hari, ano po ang hihilingin ninyo?
hindi ko kayo bibiguin. Sinabi ni Bathsheba, hayaan mong mapangasawa ng iyong kapatid na si Adonaya si Abishag na taga Shunem. Nagtanong si Haring Solomon, bakit hinihiling ninyo na mapangasawa ni Adonaya si Abishag? Baka hilingin nyo rin na ibigay ko sa kanya ang kaharian ko, dahil mas matanda siya sa akin, at kakampi niya ang paring si Abiatar at si Joab na anak ni Zeruya. Pagkatapos, sumumpa si Haring Solomon sa pangalan ng Panginoon. Parusahan sana ako ng Diyos kung hindi ko mapatay si Adonaya dahil sa kahilingan niya. Ang Panginoon ang siyang naglukluk sa akin sa trono ng aking amang si David. Tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay niya ang kaharian sa akin at sa aking mga angkan. Kaya sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na mamamatay si Adonaya sa araw na ito. Kaya iniutos ni Haring Solomon kay Benaya na anak ni Jehoyada na patayin si Adonaya at pinatay nga niya ito. Pagkatapos sinabi ni Haring Solomon kay Abiatar na pari, umuwi ka sa iyong bukirin sa Anatot. Dapat kang patayin, pero hindi kita papatayin ngayon dahil katiwala ka ng kahon ng Panginoong Diyos noong kasama ka pa ng aking amang si David at nakihati ka sa kanyang mga pagtitiis. Kaya tinanggal ni Solomon si Abiatar sa kanyang tungkulin bilang pari ng Panginoon at natupad ang sinasabi ng Panginoon doon sa Shilo tungkol sa pamilya ni Eli. Namatay si Joab. Hindi tumulong si Joab kay Absalom na maging hari, pero tumulong siya kay Adonaya. Kaya nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Adonaya, tumakas siya papunta sa tolda ng Panginoon at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Nang mabalitaan ni Haring Solomon na tumakas si Joab papunta sa tolda ng Panginoon at lumapit sa altar, inutusan niya si Benaya na patayin si Joab. Kaya pumunta si Benaya sa tolda ng Panginoon at sinabihan si Joab, lumabas ka, sabi ng hari. Pero sumagot si Joab, hindi ako lalabas. Dito ako mamamatay. Bumalik si Benaya sa hari at sinabi ang sagot ni Joab. Sinabi ni Solomon kay Benaya, gawin mo ang sinabi niya. Doon siya patayin sa tolda at ilibing, para ako at ang pamilya ng aking ama ay hindi managot sa pagpatay niya kay Abner na anak ni Ner, na kumander ng mga sundalo ng Israel, at kay Amasa, na kumander ng mga sundalo ng Huda. Pinatay niya ang mga taong inosente nang hindi nalalaman ng aking ama. Mas matuwid at mabuti ang mga taong ito kaysa sa kanya. Ngayon gagantihan siya ng Panginoon sa ginawa niya sa kanila. Siya at ang angkan niya ang mananagot magpakailanman sa pagkamatay ng mga taong ito. Pero si David at ang angkan niya at kaharian ay bibigyan ng mabuting kalagayan magpakailanman. Kaya pinuntahan ni Benaya si Joab at pinatay. Inilibing siya malapit sa bahay niya sa ilang. Pagkatapos, ipinalit ng hari si Benaya kay Joab bilang commander ng mga sundalo at ang ipinalit niya kay Abiatar ay ang paring si Zadok. Ang pagkamatay ni Shimei. Ipinatawag ng hari si Shimei at sinabi sa kanya, magpatayo ka ng sarili mong bahay sa Jerusalem at doon ka tumira. Huwag kang umalis sa lungsod at pumunta sa ibang lugar. Sa oras na umalis ka at tumawid sa lambak ng Kidron, tiyak na mamamatay ka. At kapag nangyari ito, ikaw na ang may pananagutan nito. Sumagot si Shimei, mabuti po ang sinabi niyo, susundin ko ito. Kaya tumira si Shimei sa Jerusalem ng matagal na panahon. Pero pagkalipas ng 3 taon, lumayas ang 2 sa mga alipin ni Shimei at pumunta sa hari ng Gat na si Akish, na anak ni Maaka. Nang mabalitaan ito ni Shimei, nilagyan niya agad ng upuan ang kanyang asno at sumakay. Pumunta siya kay Akish sa Gat para hanapin ang 2 alipin niya. Nakita niya sila at isinama pa uwi. Nang mabalitaan ni Solomon na umalis si Shimei sa Jerusalem at pumunta sa Gat at nakabalik na, ipinatawag niya ito at sinabihan, hindi ba't pinasumpa kita sa pangalan ng Panginoon at binalaan na sa oras na umalis ka sa Jerusalem
at pumunta sa ibang lugar ay tiyak na mamamatay ka? At hindi ba sinabi mo na mabuti ang sinabi ko? At susundin mo ito. Ngayon, bakit hindi mo sinunod ang ipinangako mo sa Panginoon? Bakit hindi mo tinupad ang mga iniutos ko sa iyo? Sinabi pa ng hari sa kanya, tiyak na naaalala mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, gagantihan ka ng Panginoon sa masamang ginawa mo. Pero pagpapalain ako ng Panginoon, at ang kaharian ng aking ama na si David ay magpapatuloy sa kanyang mga angkan magpakailanman. Pagkatapos, inutusan ng hari si Benaya na patayin si Shimei. Kaya dinala ni Benaya si Shimei sa labas at pinatay. Mas lalong tumatag ang kaharian sa ilalim ng pamamahala ni Solomon. Humingi si Solomon ng karunungan. Ikatlong kabanata. Nakipag-alyansa si Solomon sa paraon na hari ng Ehipto at naging asawa niya ang anak nito. Dinala niya ang kanyang asawa sa lungsod ni David hanggang sa matapos niya ang pagpapatayo ng kanyang palasyo, ng templo ng Panginoon at ng mga pader sa paligid ng Jerusalem. Wala pang templo noon para sa Panginoon, kaya ang mga tao ay naghahandog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinakita ni Solomon ang pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng mga tuntunin na iniwan ng ama niyang si David. Maliban doon, naghandog siya at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar. Isang araw, pumunta si Haring Solomon sa Gibeon para maghandog dahil naroon ang pinakatanyag na sambahan sa mataas na lugar. Nag-alay siya sa altar ng 1,000 handog na sinusunog. Kinagabihan, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng 1 panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano, at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, nagpakita po kayo ng malaking kabutihan sa aking amang si David na inyong lingkod, dahil matapat siya sa inyo at matuwid ang kanyang pamumuhay. Patuloy niyo pong ipinakita sa kanya ang inyong malaking kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 1 anak na siya pong pumalit sa kanya bilang hari ngayon. Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari. Kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala. At ngayon narito po ako, kasama ang mga pinili ninyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ang aking mga mamamayan at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naaangkin ng kahit sino noon at sa darating na panahon. Bibigyan din kita ng hindi mo hiningi ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginawa ng iyong ama na si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at naunawaan niya na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, tumayo siya sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nagpahanda agad siya ng mga pagkain para sa lahat ng pinuno niya. Ang mahusay na paghatol ni Solomon. May 2 babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila, mahal na hari, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak ako habang naroon siya sa bahay.
Pagkalipas ng 3 araw, siya naman ang nanganak. Kaming dalawa lang ang nasa bahay at wala ng iba. Isang gabi nahigaan niya ang kanyang anak at namatay ito. Nang maghating gabi, bumangon siya habang natutulog ako at pinagpalit ang mga anak namin. Inilagay niya ang anak ko sa tabi niya at ang anak naman niyang namatay ay inilagay niya sa tabi ko. Kinabukasan nang bumangon ako para pasusuhin ang anak ko, nakita kong patay na ito. At nang mapagmasdan ko ng mabuti ang sanggol sa liwanag, nakita kong hindi siya ang aking anak. Sumagot ang isang babae, "Hindi totoo iyan. Akin ang buhay na sanggol at sa iyo ang patay." Pero sinabi ng unang babae, "Hindi totoo iyan. Iyo ang patay na sanggol at akin ang buhay." Kaya nagsagutan silang dalawa sa harapan ng hari. Sinabi ng hari, "Ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinin ang buhay na sanggol, at walang isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol." Kaya nag-utos ang hari na bigyan siya ng espada. At nang dalhan siya ng espada, inutos niya, "Hatiin ang buhay na sanggol, at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa, dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol." Sinabi niya sa hari, "Maawa po kayo, mahal na hari. Huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay niyo na lang po siya sa babaeng iyan." Pero sinabi ng isang babae, "Hatiin niyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya." Pagkatapos, sinabi ng hari, "Huwag hatiin ang buhay na sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin, dahil siya ang tunay na ina." Nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya, dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama. Ang mga pinuno ni Solomon. Ika-apat na kabanata. Naghari si Solomon sa buong Israel, at ito ang kanyang matataas na pinuno. Si Azariah ang punong pari mula sa angkan ni Zadok. Sina Elihoref at Ahaya na mga anak ni Sisha ang mga kalihim ng hari. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Si Benaya na anak ni Jehoyada ang commander ng mga sundalo. Sina Zadok at Abiatar ang mga pari. Si Azariah na anak ni Natan ang pinuno ng mga gobernador sa mga distrito ng Israel. Ang paring si Zabud na anak din ni Natan ang personal na tagapayo ng hari. Si Ahisar ang tagapamahala ng palasyo. At si Adoniram na anak ni Abda ang namamahala sa mga aliping sa pilitang pinagtatrabaho. Mayroon ding 12 gobernador si Solomon sa mga distrito ng buong Israel. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng pagkain sa isang buwan bawat taon. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hur na namamahala sa kabundukan ng Ephraim. Si Ben-Deker na namamahala sa Makaz, sa Albin, Bet-Shemesh, at sa Elon-Bet-Hanan. Si Ben-Hesed na namamahala sa Arubot, kasama na rito ang Soko at ang buong lupain ng Hefer. Si Ben-Abinadab na namamahala sa Naphat-Dor. Asawa siya ni Tafat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Ahilud na namamahala sa Taanak, Megiddo, sa buong Bet-Shan malapit sa Zaretan, sa ibaba ng Jezreel, at sa mga lugar na mula sa Bet-Shan hanggang Abel-Mehola at patawid sa Jokmeam. Si Ben-Geber na namamahala sa Ramoth-Gilead. Kasama na rito ang mga bayan ni Jair na anak ni Manase at sa mga distrito ng Argob sa Bashan, kasama na ang 60 malalaki at napapaderang bayan na ang mga pintuan ay may tarangkahang tanso. Si Ahinadab na anak ni Ido na namamahala sa Mahanaim. Si Ahimaaz na namamahala sa Naphtali. Asawa siya ni Basemat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Hushai na namamahala sa Asher at sa Alon. Si Jehoshaphat na anak ni Parua na namamahala sa Issachar. Si Shimei na anak ni Ela na namamahala sa Benjamin. Si Geber na anak ni Uri
na namamahala sa Gilead na sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoreyo at ni Haring Og ng Bashan. Si Geber lang ang gobernador sa buong distritong ito. Ang kasaganaan at ang karunungan ni Solomon. Ang bilang ng mga tao sa Huda at Israel ay tulad ng buhangin sa dalampasigan na hindi mabilang. Sagana sila sa pagkain at inumin, at masaya sila. Si Solomon ang namamahala sa lahat ng kaharian, mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo, hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ang mga kahariang ito ay nagbabayad ng buwis kay Solomon at nagpapasakop sa kanya habang nabubuhay siya. Ito ang mga pagkain kailangan ni Solomon sa kanyang palasyo bawat araw. 100 sako ng magandang klaseng harina, 200 sako ng ordinaryong harina, 10 pinatabang baka sa kulungan, 20 baka na galing sa pastulan, 100 tupa o kambing. Hindi pa kasama ang iba't ibang uri ng mga usa at magandang uri ng ibon at manok. Sakop ni Solomon ang buong lupain sa kanlurang ilog ng Euphrates, mula sa Tifsa hanggang sa Gaza. At maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng bansa sa palibot niya. Kaya habang nabubuhay si Solomon, may kapayapaan sa Huda at sa Israel, mula Dan hanggang sa Beersheba. Ang bawat tao ay payapang nakaupo sa ilalim ng kanyang tanim na ubas at puno ng igos. May 40,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayong pangkarwahe at may 12,000 siyang mga ngabayo. Ang mga gobernador sa mga distrito ang nagbibigay ng pangangailangan ni Haring Solomon at ng lahat ng nasa palasyo. Ang bawat isa sa kanila ay may responsibilidad sa pagbibigay bawat buwan. Tinitiyak nilang maibibigay ang mga pangangailangan ni Solomon. Nagbibigay din sila ng sebada at dayami para sa mga kabayo. Dinadala nila ito sa lugar na dapat nitong pagdalhan sa oras na kailangan ito. Binigyan ng Diyos si Solomon ng di pangkaraniwang karunungan at pangunawa at kaalaman na hindi masukat. Ang kaalaman niya ay higit pa sa kaalaman ng lahat ng matatalino sa silangan at sa Ehipto. Siya ang pinakamatalino sa lahat. Mas matalino pa siya kaysa kay Etan na Ezrano at sa mga anak ni Mahol na sina Heman, Kalkol at Darda. At naging tanyag siya sa mga nakapaligid na bansa. Gumawa siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 awit. Makapagsasabi siya ng tungkol sa lahat ng uri ng pananim, mula sa malalaking punong kahoy hanggang sa maliliit na pananim. Makapagsasabi rin siya tungkol sa lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang, lumilipad, at lumalangoy. Nabalitaan ng lahat ng hari sa mundo ang karunungan ni Solomon, kaya nagpadala sila ng mga tao para makinig sa kanyang karunungan. Ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. 5 Kabanata. Matagal nang magkaibigan si Haring Hiram ng Tyre at si Haring David. Kaya nang mabalitaan ni Hiram na pinalitan ni Solomon ang ama niyang si David bilang hari, nagpadala siya ng mga opisyal kay Solomon. Pagkatapos, nagpadala si Solomon ng mensahe kay Hiram. Nalalaman mong hindi nakapagpatayo ang aking amang si David ng templo para sa Panginoon na kaniyang Diyos, dahil palagi siyang nakikipaglaban sa mga kalabang bansa sa palibot. Hindi siya makakapagpatayo nito hanggang hindi pa ipinapatalo sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalaban. Pero ngayon ay binigyan ako ng Panginoon na aking Diyos ng kapayapaan sa paligid. Wala na akong mga kalaban at wala na ring panganib. Kaya naisip ko na magpatayo na ng templo para sa karangalan ng Panginoon na aking Diyos, ayon sa sinabi ng Panginoon sa aking amang si David. Ito ang kanyang sinabi, ang iyong anak na ipapalit ko sa iyo bilang hari, ang siyang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Kaya iutos mo sa iyong mga tauhan na pumutol ng mga puno ng sedro sa Lebanon para sa akin. Patutulungin ko sa kanila ang mga tauhan ko, at uupahan ko ang mga tauhan mo ayon sa gusto mo.
At alam mo rin na wala talaga kaming tao na mahusay pumutol ng mga puno, tulad ng mga tauhan mong si Doneo. Tuwang-tuwa si Hiram nang matanggap niya ang mensahe ni Solomon. Sinabi niya, "Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito, dahil binigyan niya si David ng matalinong anak para pamahalaan ang makapangyarihang bansang ito." Kaya nagpadala si Hiram ng mensahe kay Solomon na nagsasabi, "Natanggap ko ang ipinadala mong mensahe at ibibigay ko sa iyo ang mga kailangan mong kahoy na sedro at sipres. Hahakutin ito ng mga tauhan ko mula sa Lebanon hanggang sa dagat at gagawin nila itong parang balsa at palulutangin papunta sa lugar na pipiliin mo. At doon ito kakalagin ng mga tauhan ko at kayo na ang bahalang kumuha nito. Bilang kabayaran, bigyan mo ako ng pagkain para sa mga tauhan ko sa palasyo." Pinadalhan nga ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na sedro at sipres na kailangan niya. At pinadalhan naman ni Solomon si Hiram ng 60,000 sakong trigo at 110,000 galong langis ng olibo bawat taon. Binigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang ipinangako. Maganda ang relasyon ni na Solomon at Hiram, at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. Pagkatapos, sa pilitang pinagtrabaho ni Haring Solomon, ang 30,000 tao mula sa buong Israel. Pinagpangkat sila ayon sa bilang na 10,000 bawat isang pangkat, at ipinapadala sa Lebanon bawat buwan. Kaya ang bawat grupo ay 1 buwan sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang lugar. Si Adoniram ang tagapamahala ng mga trabahador na ito. May 70,000 tao si Solomon na tagahakot ng mga materyales at 80,000 tao na tagatabas ng bato sa kabundukan. Mayroon din siyang 3,300 kapatas na namamahala sa trabaho at mga trabahador. At sa utos niya, nagtabas sila ng malalakit magagandang uri ng bato para sa pundasyon ng templo. Kaya inihanda ng mga tauhan ni na Solomon at Hiram kasama ng mga taga-Gebal ang mga bato at mga kahoy para sa pagpapatayo ng templo. Ang pagpapatayo ni Solomon ng templo. Ika-6 na kabanata. Sinimulan ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon nang 2 buwan, ang buwan ng Zib, sa 4 na taon ng paghahari niya sa Israel. 480 taon iyon ng paglaya ng mga Israelita sa Ehipto. Ang templo na ipinatayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay 90 talampakan ng haba, 30 talampakan ng luwang, at 45 talampakan ang taas. Ang luwang ng balkonahe ng templo ay 15 talampakan, at ang haba ay 30 talampakan, na katulad mismo ng luwang ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng mga bintana sa templo. Mas malaki ang sukat nito sa loob kaysa sa labas. Nagpagawa rin siya ng mga kwarto sa mga gilid at likod ng templo. Ang mga kwartong ito ay may 3 palapag at nakadugtong sa pader ng templo. Ang luwang ng unang palapag ay 7 talampakan. 9 talampakan ang 2 palapag, at ang 3 palapag naman ay 10 talampakan. Ang pader ng templo ay unti-unting numinipis sa bawat palapag upang maipatong ang mga kwarto sa pader nang hindi na kailangan ng mga biga. Nang ipinatayo ang templo, ang mga bato na ginamit ay tinabas na sa pinagpunan nito, kaya wala nang maririnig na pukpok ng martilyo, pait o anumang gamit na bakat. Ang daanan papasok sa unang palapag ay nasa bandang timog ng templo. May mga hagdan papuntang 2 at 3 palapag. Nang nailagay na ang mga dingding ng templo, pinalagyan ito ni Solomon ng kisame na ang mga tabla ay sedro. At ang mga kwarto sa mga gilid at likod ng templo na ang taas ay 7 talampakan na nakakabit sa templo ay ginamitan din ng mga kahoy na sedro. Sinabi ng Panginoon kay Solomon, "Kung tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga utos, tutuparin ko rin sa pamamagitan mo ang ipinangako ko kay David na iyong ama.
maninirahan ako kasama ng mga Israelita sa templong ito na iyong ipinatayo, at hindi ko sila itatakwil. Natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo. Ang mga ipinagawa sa loob ng templo. Ang dingding sa loob ng templo ay natatakpan ng tablang sedro mula sa sahig hanggang sa kisame, at ang sahig ay kahoy na sipres. Nagpagawa si Solomon ng 2 kwarto sa loob ng templo sa pamamagitan ng paglalagay ng dibisyon mula sa sahig hanggang kisame. Ang ginamit na dibisyong tabla ay sedro. Ang kwarto sa bandang likod ng templo ay tinawag na pinakabanal na lugar, at ang haba nito ay 30 talampakan. Ang haba naman ng kwarto sa labas ng pinakabanal na lugar ay 60 talampakan. Ang buong dingding sa loob ng templo ay natatakpan ng tablang sedro, kaya hindi makita ang mga bato sa dingding. May mga inukit din ditong mga bulaklak at mga gumagapang na halaman. Inihanda ni Solomon ang pinakabanal na lugar sa loob ng templo para mailagay ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang kwartong ito ay kwadrado. Ang haba, luwang at taas ay pare-parehong 30 talampakan. Ang mga dingding at kisame nito ay pinatakpan ni Solomon ng purong ginto, at ganoon din ang altar na gawa sa kahoy ng sedro. Ang ibang bahagi ng loob ng templo ay pinatakpan din niya ng purong ginto. Nagpagawa siya ng gintong kadena at ipinatali niya ito ng pahalang sa daanan na papasok sa pinakabanal na lugar. Kaya natatakpan lahat ng ginto ang loob ng templo, pati na ang altar na nasa loob ng pinakabanal na lugar. Nagpalagay si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng 2 kerubin na gawa sa kahoy na olibo, na ang bawat isa ay 15 talampakan ang taas. Ang 2 kerubing ito ay magkasing laki at magkasing hugis. Ang bawat isa ay may 2 pakpak, at bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang haba mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng isa pang pakpak ay 15 talampakan. Pinagtabi ito ni Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar na nakalukob ang mga pakpak. Ang isa nilang pakpak ay nagpapang-abot at nakatutok sa gitna ng kwarto, at ang kabilang pakpak naman ay nakasayad sa dingding. Pinatakpan din ni Solomon ng ginto ang 2 kerubin. Ang lahat ng dingding sa 2 kwarto ng templo ay pinaukitan ni Solomon ng mga kerubin, mga palma, at mga bulaklak na nakabukadkad. Kahit ang sahig sa 2 kwarto ay pinatakpan din niya ng ginto. Ang daanan papasok sa pinakabanal na lugar ay may 2 pinto na gawa sa kahoy ng olibo, at 5 ang gilid ng mga hamba nito. Ang mga pintong ito ay pinaukita ni Solomon ng mga kerubin, mga palma, at mga namumukadkad na bulaklak, at pinabalutan ng ginto. Ang daanan papasok sa templo ay pinagawan din ni Solomon ng parihabang mga hamba na gawa sa kahoy na olibo. May dobling pinto din ito na gawa sa kahoy na sipres, at ang bawat isa nito ay may 2 hati na maaaring itiklop. Pinaukitan din ito ni Solomon ng mga kerubin, mga palma, at mga namumukadkad na bulaklak, at maayos na binalutan ng ginto. Ipinagawa rin niya ang loob ng bakuran ng templo. Napapaligiran ito ng pader, na ang bawat 3 patong ng mga batong tinabas ay pinatungan ng kahoy na sedro. Inilagay ang pundasyon ng templo ng Panginoon ng 2 buwan na siyang buwan ng Zib, noong 4 na taon ng paghahari ni Solomon. Natapos ang templo ng 8 buwan na siyang buwan ng Bul, noong 11 taon ng paghahari ni Solomon. 7 taon ang pagpapatayo ng templo, at sinunod ang mga detalye nito ayon sa plano. Nagpatayo ng palasyo si Solomon. 7 kabanata. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng 13 taon ang pagpapatayo nito. Ang isa sa mga gusali nito ay tinawag na kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay 150 talampakan. Ang luwang ay 75 talampakan,
at ang taas ay 45 talampakan. Ito ay may 4 na hanay ng mga haliging sedro, 15 bawat hanay, at nakatuko dito sa 45 na pambalagbag sa ibabaw ng haligi, kung saan nakakabit ang kisameng sedro. Ang 2 gilid ng gusaling magkaharap ay may 3 hanay na bintana na magkakasunod. May 3 hanay rin itong parihabang mga pintuan na magkakaharap. Ang isa pang gusali ay ang lugar na pinagtitipunan, na may maraming haligi. Ang haba nito ay 75 talampakan, at ang luwang ay 45 talampakan. May balkonahe ito sa harapan na may bubong at mga haligi. Nagpatayo rin siya ng gusali kung saan inilagay niya ang kanyang trono. Ito rin ang lugar kung saan siya humahaton. Pinatakpan niya ito ng mga tablang sedro mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang bahagi ng palasyo kung saan nakatira si Solomon ay nasa likod lang ng gusali kung saan siya humahaton, at magkatulad ang pagkakagawa nito. Katulad din ito ang yari ng bahay na kanyang ipinagawa para sa kanyang asawa na anak ng Faraon. Lahat ng mga gusaling ito mula sa mga pundasyon hanggang sa mga bubong ay gawa sa pinakamagandang uri ng bato na pinagputol-putol at tinabas ang lahat ng gilid ayon sa tamang sukat. Ang mga pundasyon ay gawa sa malalaki at magagandang uri ng bato. Ang haba ng ibang mga bato ay 15 talampakan, at ang iba ay 12 talampakan. Sa ibabaw nito ay mga kahoy na sedro at mamahaling mga bato na tinabas ayon sa tamang sukat. Ang maluwang na bakuran ay napapaligiran ng pader, na ang bawat 3 patong ng mga tinabas na bato ay pinatungan ng kahoy na sedro. Katulad din ito ang pagkakagawa ng mga pader ng bakuran sa loob ng templo ng Panginoon at ng balkonahe. Ang mga gamit ng templo. Ipinasundo ni Haring Solomon si Huram sa Tyre dahil magaling siyang panday ng mga tanso. Anak siya ng isang byuda mula sa lahi ni Naphtali, at ang kanyang ama ay taga Tyre, na isa ring panday ng mga tanso. Pumunta siya kay Haring Solomon at ginawa niya ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Gumawa si Huram ng 2 haliging tanso, na ang bawat isa ay may taas na 27 talampakan at may pabilog na sukat na 18 talampakan. Gumawa rin siya ng 2 ulo ng mga haliging gawa sa tanso, na ang bawat isa ay may taas na 7 kalahating talampakan. Ang bawat ulo ng haligi ay napapalamutian ng 7 kadenang dugtong-dugtong, na may 2 hilerang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang hugis ng ulo ng mga haligi sa balkonahe ay parang mga bulaklak na liryo, at ang taas nito ay 6 na talampakan. Ang bawat ulo ng 2 haligi ay napapaligiran ng 2 hilera na may 200 na palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang palamuting ito ay nasa ibabaw ng bilog na bahagi ng ulo, sa tabi ng mga kadena. Itinayo ni Huram ang mga haligi sa balkonahe ng templo. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin, at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ang hugis ng mga ulo ng mga haligi ay parang mga bulaklak na liryo. At natapos ang pagpapagawa ng mga haligi. Pagkatapos, gumawa si Huram ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa, na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7 kalahating talampakan, ang luwang ay 15 talampakan, at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hilerang palamuti sa ilalim ng bibig nito. Ang bilog-bilog na palamuting ito ay nakapalibot, 6 bawat isang talampakan. Kasama na itong ginawa ng gawin ang sisidlan. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang 3 ay sa kanluran. Ang 3 ay sa timog. At ang 3 naman ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada. At ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng mga 11,000 galong tubig.
Gumawa rin si Huram ng 10 tansong kariton na gagamitin sa paghakot ng tubig. Ang haba ng bawat isa ay 6 na talampakan. Ang luwang ay 6 ding talampakan. At ang taas ay 4 at kalahating talampakan. Ganito ang pagkagawa ng mga kariton. Ang mga dingding nito ay may mga kwadro at napapalamutian ng mga larawan ng leon, mga baka at mga kerubin. Ang ibabaw at ang ilalim ng mga kwadro ay may magkakatulad na palamuti na parang mga bulaklak. Ang bawat kariton ay may 4 na tansong gulong at mga tansong ehe. Sa bawat sulok ng mga kariton ay may tukod na humahawak sa pabilog na patungan ng tansong planggana. Ang mga tukod ay napapalamutian ng parang mga bulaklak na kabit-kabit. Ang pabilog na patungan ay nakaangat ng 1/10 talampakan sa ibabaw ng kariton. At ang luwang ng bunganga ay 2 talampakan at 3 pulgada. Ang paligid ng ilalim ay may mga inukit na palamuti. Ang dingding ng kariton ay kwadrado, hindi pabilog. Sa ilalim ng mga kwadradong dingding ay may 4 na gulong na nakakabit sa mga ehe, nakasama ng ginawa ng gawin ng kariton. Ang taas ng bawat gulong ay 2 talampakan at 3 pulgada, at katulad ito ng gulong ng karwahe. Ang mga ehe, tubo, rayos at tapalodo ng gulong ay gawa lahat sa tanso. Ang bawat kariton ay may 4 na hawakan, isa sa bawat gilid, at naiporma na ito kasama ng kariton. Sa ibabaw ng bawat kariton ay may pabilog na leeg na may 9 pulgada ang taas. Ang mga tukod nito at ang dingding ay naiporma na din kasama ng kariton. Napapalamutian ang dingding at mga tukod ng mga larawan ng kerubin, leon at puno ng palma, kahit saan na may lugar para sa mga ito. At may palamuti rin ito na parang mga bulaklak na kabit-kabit sa paligid. Ganito ang pagkakagawa ni Huram ng 10 kariton. Magkakatulad lahat ang kanilang laki at hugis, sapagkat iisa lang ang pinaghulmahan nilang lahat. Nagpagawa rin si Huram ng 10 tansong planggana, isa para sa bawat kariton. Ang luwang ng bawat planggana ay 6 na talampakan, at maaaring lagyan ng 220 galong tubig. Inilagay niya ang 5 kariton sa bandang timog ng templo at ang 5 naman sa bandang hilaga. Inilagay niya ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat sa pagitan ng gawing silangan at gawing timog ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Panginoon. Ito ang kanyang mga ginawa. Ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi, ang 400 palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Nakakabit ang 2 hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi, ang 10 kariton at ang 10 palanggana nito, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at ang 12 tansong toro sa ilalim nito, ang mga palayok, mga pala, at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Ang lahat ng ito na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakinang na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakarami ng mga bagay na ito, kaya hindi na ito ipinakilo ni Solomon. Hindi alam kung ilang kilo ang mga tansong ito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Panginoon, ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang mga patungan ng ilaw na purong ginto na nakatayo sa harap ng pinakabanal na lugar, 5 sa bandang kanan at 5 sa kaliwa, ang mga gintong bulaklak, mga ilaw at mga pangsipi, ang mga baso na purong ginto, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok at mga lalagyan ng insenso,
ang mga gintong bisagra para sa mga pintuan ng pinakabanal na lugar at gitnang bahagi ng templo. Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama niyang si David, pati na ang ginto, pilak, at iba pang kagamitan. Dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ikawalong kabanata. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol, noong buwan ng Etanim na siyang ikapitong buwan. Nang magkatipon na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga levita ang kahon ng Panginoon, pati ang toldang tipanan at ang mga banal na gamit nito, at dinala nila ang lahat ng ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog. Hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito, roon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin, kaya natatakpan nito ang kahon at ang mga hawakang pasanan nito. Itong mga hawakang pasanan ay mahaba. Ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo. Pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Nang lumabas ang mga pari sa banal na lugar, may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hindi na makagawa ang mga pari sa kanilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay bumalot sa kanyang templo. At nanalangin si Solomon, "Sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Ngayon nagpatayo po ako ng kahanga-hangang templo para sa inyo, na matatahanan niyo magpakailanman." Ang mensahe ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel. Pagkatapos, humarap si Haring Solomon sa buong mamamayan ng Israel na nakatayo roon at binasbasan niya sila. Sinabi niya, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David. Sinabi niya noon, mula ng panahon na inilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Nasa puso ng aking amang si David na magtayo ng templo sa pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuti na naghahangad kang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo nito, kundi ang sarili mong anak. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Tinupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Ako ang pumalit sa aking amang si David bilang hari ng Israel, ayon sa ipinangako ng Panginoon. At ipinatayo ko ang templo para parangalan ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpagawa ako ng lugar doon sa templo para sa kahon, kung saan nakalagay ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa ating mga ninuno nang inilabas niya sila sa Ehipto." Ang panalangin ni Solomon para sa bayan ng Israel. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin, "Panginoon, Diyos ng Israel,
Wala pong Diyos na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo. Tinupad niyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon, Diyos ng Israel, tuparin niyo rin po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Nang sinabi niyo sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo tulad ng iyong ginawa. Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Pero makakapanahan po ba talaga kayo, O Diyos, dito sa mundo? Ni hindi nga po kayo magkasya kahit sa pinakamataas na langit. Dito pa kaya sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan ninyo ako na inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan niyo ang panawagan at pananalangin ko sa inyong presensya ngayon. Ingatan niyo po sana ang templong ito araw at gabi. Ang lugar na sinabi niyong dito pararangalan ang pangalan niyo. Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo po ang kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa at pinapunta siya sa inyong altar sa templo na ito para sumumpa na inosente siya, dinggin niyo po ito riyan sa langit at hatulan ang inyong mga lingkod, ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa at palayain ang walang sala para mahayag na inosente siya. Kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila dahil nagkasala sila sa inyo, at kung manumbalik sila at magpuri at manalangin sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo sila sa kanilang kasalanan at dalhin ninyo sila pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kung hindi niyo pauulanin dahil nagkasala ang inyong mga mamamayan sa inyo, at kung manalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod, ang inyong mga mamamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong tagutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot, o malanta ang mga tanim, o peste sa mga tanim gaya ng mga balang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod, o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman, at kung mayroon po sa kanila na mananalangin o hihiling sa inyo, dinggin niyo po sila. At kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan, dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila, at mananalangin po sila ng nakataas ang kanilang mga kamay na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. Kumilos po kayo at patawarin sila, at gawin sa bawat isa ang nararapat sa kanilang mga ginawa, dahil alam niyo po ang bawat puso nila. Tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Gawin niyo po ito para gumalang sila sa inyo habang nabubuhay sila sa lupaing ibinigay niyo sa aming mga ninuno. Kung ang mga dayuhan na nakatira sa malayong lugar ay makarinig ng inyong kadakilaan at kapangyarihan at pumunta sila rito para sumamba sa inyo at manalangin na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit at gawin ang kahit anong hinihiling nila para ang lahat po ng tao sa mundo ay makakilala sa inyo at gumalang po sa inyo gaya ng inyong mga mamamayang Israelita.
at para malaman po nilang pinaparangalan kayo sa templo na aking ipinatayo. Kung ang inyo pong mga mamamayan ay makikipaglaban ayon sa inyong utos, at kung mananalangin po sila sa inyo, Panginoon, na nakaharap sa lungsod na ito na pinili niyo at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin niyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay kung magkasala sila sa inyo, dahil wala kahit isa man na hindi nakakasala, at sa inyong galit ay ipinatalo niyo sila sa kanilang mga kalaban, at binihag sa sariling lupain, at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar, at kung sa huli magbago ang kanilang mga puso, roon sa lugar ng kanilang mananakop, at magsisi at magmakaawa po sa inyo na nagsasabi, "Nagkasala kami at napakasama ng aming mga ginawa," pakinggan niyo po ang kanilang dalangin. Kung babalik po sila sa inyo ng buong puso't isipan, doon sa lugar ng mga kaaway na bumihag sa kanila, at manalangin sila sa inyo na nakaharap sa lupaing ito na ibinigay niyo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na inyong hinirang, at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin niyo po ang kanilang dalangin at mga kahilingan diyan sa inyong luklukan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan at mga paglabag sa inyo, at loobin niyong kahabagan sila ng mga bumihag sa kanila. Dahil sila'y mga taong inyong pagmamay-ari, inilabas ninyo sila sa Ehipto, ang lugar na tulad ng naglalagablab na hurno. Pansinin sana ninyo ang mga kahilingan ko at ang mga kahilingan ng inyong mga mamamayang Israelita, at pakinggan ninyo sana sila kapag nanalangin sila sa inyo. Dahil hinirang ninyo sila, Panginoong Diyos, sa lahat ng bansa sa mundo bilang bayan na inyong pagmamay-ari, ayon sa sinabi ninyo kay Moises na inyong lingkod, nang inilabas ninyo ang aming mga ninuno sa Ehipto. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin at kahilingan sa Panginoon, tumayo siya sa harapan ng altar ng Panginoon, kung saan siya nakaluhod at nakataas ang mga kamay sa langit. Binasbasan niya ang buong sambayanan ng Israel, at sinabi ng may malakas na tinig, "Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa mga mamamayan niyang Israelita. Ayon sa kanyang ipinangako, tinupad niya ang lahat ng ipinangako niya kay Moises na kanyang lingkod. Samahan sana tayo ng Panginoon na ating Diyos, tulad ng pagsama niya sa ating mga ninuno. Huwag sana niya tayong itaboy o pabayaan. Gawin sana niya tayong masunurin sa kanya, para makapamuhay tayo ayon sa kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa ating mga ninuno. Palagi sanang maalala ng Panginoon na ating Diyos araw at gabi ang mga panalangin kong ito. Naway tulungan niya ako at ang mga mamamayan niyang Israelita ayon sa kanilang pangangailangan bawat araw, para malaman ng lahat ng bayan sa buong mundo na ang Panginoon ay siyang Diyos at wala ng iba pa. At sana kayong mga Israelita ay maging tapat sa Panginoon na ating Diyos. Tuparin ninyo ang kanyang mga tuntunin at mga utos katulad ng ginagawa ninyo ngayon." Ang pagtatalaga ng templo. Pagkatapos, naghandog sa Panginoon si Haring Solomon at ang lahat ng Israelita na kasama niya. Nag-alay sila ng mga handog para sa mabuting relasyon. 22,000 baka at 120,000 tupa at kambing. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng lahat ng mga Israelita ang templo ng Panginoon. Sa araw ding iyon, itinalaga ng hari ang bakuran na nasa harap ng templo ng Panginoon, para roon mag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at mga taba bilang handog para sa mabuting relasyon. Dahil ang tansong altar na nasa harapan ng templo ay napakaliit para sa mga handog na ito. Ipinagdiwang ni Solomon at ng buong Israel ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Napakaraming pumunta mula sa Lebo Hamat sa bandang Hilaga
hanggang sa lambak ng Ehipto sa bandang timog. Nagdiwang sila sa presensya ng Panginoon na kanilang Diyos sa loob ng 14 na araw, 7 araw para sa pagtatalaga ng templo, at 7 araw para sa pista ng pagtatayo ng mga kubon. Pagkatapos ng pista, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Binasbasan ng mga tao si Haring Solomon at umuwi sila na may galak. Dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanyang lingkod na si David at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nagpakita ang Panginoon kay Solomon. Ikasyam na kabanata. Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo at ng iba pa na binalak niyang gawin, nagpakitang muli ang Panginoon sa kanya, katulad ng ginawa niya noon sa Gibeon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Narinig ko ang panalangin at kahilingan mo sa akin. Ang templong ipinatayo mo ang pinili kong lugar, kung saan ako pararangalan magpakailanman. Palagi ko itong babantayan at iingatan. At ikaw, kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan, katulad ng iyong ama na si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko sa Israel ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong ama na si David, nang sabihin ko sa kanya, laging magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo, o ang inyong mga angkan sa akin, at hindi susunod sa aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, paaalisin ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, at itatakwil ko ang templong ito, na hinirang kong lugar kung saan pararangalan ang aking pangalan. Pagkatapos kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao ang Israel, at kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito. Magugulat at mamamangha ang lahat ng dumaraan dito, at painsultong sasabihin, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at templong ito? Sasagot ang iba, dahil itinakwil nila ang Panginoon na kanilang Diyos, na naglabas sa kanilang mga ninuno sa Ehipto, at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kapahamakan. Ang iba pang naipatayo ni Solomon. Matapos na maipatayo ni Solomon ang 2 gusali, ang templo ng Panginoon at ang palasyo sa loob ng 20 taon, ibinigay niya ang 20 bayan sa Galilea kay Haring Hiram ng Tyre. Ginawa niya ito dahil tinustusan siya ni Hiram ng lahat ng kahoy na sedro at sipres at ng ginto na kanyang kailangan. Pero nang pumunta si Hiram sa Galilea mula sa Tyre para tingnan ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Solomon, hindi siya nasiyahan dito. Sinabi niya kay Solomon, "Aking kapatid, anong klaseng mga bayan itong ibinigay mo sa akin?" Tinawag ni Hiram ang lupaing ito na Kabul, at ganito pa rin ang tawag dito hanggang ngayon. Nagpadala roon si Hiram kay Solomon ng 5 toneladang ginto. Ito ang ulat tungkol sa sapilitang pagpapatrabaho ni Haring Solomon sa mga tao para maipatayo ang templo ng Panginoon at ang kanyang palasyo, sa pagpapatibay ng lupain sa bandang silangan ng lungsod, sa pagpapatibay ng pader ng Jerusalem, at sa pagpapatayong muli ng mga lungsod ng Hazor, Megiddo, at Gezer. Nilusob ang Gezer at tinagaw ito ng paraon na hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinagpapatay ang mga naninirahan dito na mga Kananeo. Ibinigay niya ang lungsod na ito sa kanyang anak na babae bilang regalo sa kasal nito kay Solomon. At ipinatayong muli ni Solomon ang Gezer. Ipinatayo rin niya ang ibabang bahagi ng Beth Horon, ang Baalat, ang Tamar na nasa disyerto na sakop ng kanyang lupain, at ang lahat ng lungsod na imbakan ng kanyang mga pangangailangan, at mga karwahe at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng ninanais niyang ipatayo sa Jerusalem, sa Lebanon,
at sa lahat ng lupaing sakop niya. May mga tao pa na naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ay mga lahi ng mga Amoreyo, Heteyo, Perizeyo, Hiveyo at mga Jebuseyo na hindi nalipol ng lubusan ng mga Israelita nang sakupin nila ang lupain ng Kanaan. Ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na magtrabaho at nananatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip, ginawa niya silang kanyang mga sundalo, mga opisyal, mga kapitan ng mga sundalo, mga commander ng kanyang mga mangangarwahe at mga mangangabayo. Ang 550 sa kanila ay ginawa ni Solomon ng mga opisyal na mamamahala sa mga manggagawa ng kanyang mga proyekto. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng Paraon, inilipat niya ito roon mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, pinatambakan niya ng lupa ang mababang bahagi ng lungsod. 3 beses sa bawat taon, nag-aalay si Solomon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon doon sa altar na ipinagawa niya para sa Panginoon. Nagsusunog din siya ng mga insenso sa presensya ng Panginoon. Kaya natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng mga barko sa Ezion-Geber, malapit sa Elat na sakop ng Edom, sa dalampasigan ng dagat na pula. Nagpadala si Hiram ng mga marino na bihasang mandaragat, kasama ng mga tauhan ni Solomon. Naglayag sila sa Ophir, at bumalik sila na may dalang 15 toneladang ginto, at dinala nila ito kay Haring Solomon. Dumalaw ang reyna ng Sheba kay Haring Solomon. 10 Kabanata. Nang marinig ng reyna ng Sheba ang pagiging tanyag ni Solomon na nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, pumunta siya kay Solomon para subukin ang karunungan nito sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Dumating siya sa Jerusalem na kasama ang marami niyang tauhan at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo na mga pampalasa, napakaraming ginto at mamahaling mga bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng gusto niyang itanong. Sinagot ni Solomon ang lahat ng tanong niya at walang anumang bagay ang hindi niya naipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na ipinatayo nito, hindi siya makapaniwala. Ganoon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng mga utusan na may magagandang uniforme, ang mga tagasilbi ng kanyang inumin, at ang mga handog na sinusunog na inialay nito sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Ang karunungan at kayamanan niyo ay higit pa kaysa sa narinig ko. Napakapalad ng inyong mga tauhan. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon na iyong Diyos na natutuwa sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari para mamuno kayo ng may katarungan at katuwiran." Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto, maraming sangkap at mga mamahaling bato. Hindi na mapapantayan ang dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. May dala ring mga ginto ang mga barko ni Hiram, maraming kahoy na almug at mga mamahaling bato mula sa Ophir para kay Haring Solomon. Ang mga kahoy na almug ay ginamit ng hari upang gawing hagdan para sa templo ng Panginoon at sa palasyo. At ang iba ay ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Iyon ang pinakamagandang kahoy na almug na ipinadala sa Israel. Wala nang makikita na kagaya nito hanggang sa ngayon.
ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang anumang hingin niya, bukod pa sa mga regalo na ibinigay ni Solomon sa kanya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna kasama ang mga tauhan niya. Ang kayamanan ni Solomon. Taon-taon, tumatanggap si Solomon ng 23 toneladang ginto. Bukod pa rito ang mga buwis na galing sa mga negosyante, sa lahat ng hari ng Arabia at sa mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 7 kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng 300 maliliit na pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan din ng ginto na mga 3.5 kilo. Pinalagay niya ang lahat ng ito sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante at binalutan ito ng purong ginto. May 6 baitang ang tronong ito at pabilog ang sandalan. Sa magkabilang gilid nito na may patungan ng braso ay may estatuwang leon na nakatayo. Mayroon ding estatuwang leon sa bawat gilid ng baitang. Ang estatuwang leon sa 6 baitang ay 12 lahat. Walang trono na katulad nito, kahit saan mang kaharian. Ang lahat ng kopang inuman ni Haring Solomon ay purong ginto, at ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon ay purong ginto rin. Hindi ginawa ang mga ito sa pilak, dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. Si Solomon ay may mga barko rin na pangkalakad na naglalayag kasama ng mga barko ni Hiram. Ang mga barkong ito'y umuwi isang beses sa 3 taon na may dalang mga ginto, pilak, pangil ng elepante, at malalakit maliliit na uri ng unggoy. Walang sinumang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon. Ang mga tao sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para mapakinggan ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon, ang bawat dumadalaw sa kanya ay may mga dalang regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mola. Nakapagtipon si Solomon ng 14,000 mga karuwahe at 12,000 kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na taguan ng kanyang mga karuwahe at ang iba'y doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem ay tulad lang ng mga pangkaraniwang bato at ang kahoy na sedro ay parang kasindami ng mga pangkaraniwang puno ng sikumoro sa mga kaburulan sa kanduran. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing pa sa Ehipto at sa Silisya. Binili ito sa Silisya ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karuwahe na mula sa Ehipto ay 600 pirasong pilak at ang kabayo ay 150 pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Hiteyo at mga Arameyo. Ang mga asawa ni Solomon. 11 Kabanata. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. Bukod pa sa anak ng Faraon, may mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edomita, Sidoneo at Heteo. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidoneo, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. Sa pamamagitan nito, nakagawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David.
nagpagawa si Solomon ng sambahan sa matataas na lugar, sa bandang silangan ng Jerusalem, para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Moabita. Nagpagawa rin siya ng sambahan para kay Molech, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Nagpagawa rin siya ng simbahan ng mga Diyos-Diyosan ng lahat ng asawa niyang dayuhan. At doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga Diyos-Diyosan nila. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, "Dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak, pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng 1 angkan, alang-alang sa aking lingkod na si David, at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod." Ang mga kaaway ni Solomon. Pinahintulutan ng Panginoon na may kumalaban kay Solomon. Siya ay si Hadad na taga Edom, na mula sa angkan ng isa sa mga hari ng Edom. Noong una, nang nakipaglaban si David sa Edom, si Joab na commander ng mga sundalo ni David ay pumunta roon sa Edom para ilibing ang mga namatay sa labanan. At nang naroon na siya, pinatay niya at ng mga tauhan niya ang lahat ng lalaki sa Edom. 6 buwan silang nanatili roon. Hindi sila umalis hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga lalaki roon. Pero si Hadad na bata pa noon ay tumakas papunta sa Ehipto kasama ng ibang mga opisyal na taga-Edom na naglingkod sa kanyang ama. Umalis sila sa Midian at pumunta sa Paran. At kasama ng ibang mga taga-Paran, pumunta sila sa Ehipto at nakipagkita sa Paraon, ang hari ng Ehipto. Binigyan ng hari si Hadad ng bahay, lupa at pagkain. Nagustuhan ang Paraon si Hadad, kaya ibinigay niya ang hipag niya kay Hadad para maging asawa nito. Kapatid ito ng kanyang asawang si Reina Tapenes. Kinalaunan, nanganak ng lalaki ang asawa ni Hadad at pinangalanan nila siyang Genubat. Si Tapenes ang nagpalaki sa bata roon sa palasyo. Tumira ang bata roon kasama ng mga anak ng Paraon. Nang naroon na si Hadad sa Ehipto, nabalitaan niya na patay na si David at si Joab na commander ng mga sundalo. Sinabi ni Hadad sa Paraon, "Hayaan niyo na po akong umuwi sa aking bansa." Nagtanong ang Paraon, "Bakit? Ano pa ba ang kulang sa iyo rito? At gusto mo pang umuwi sa inyo?" Sumagot si Hadad, "Wala po. Basta pauwiin niyo na lang po ako." May isa pang tao na pinahintulutan ng Diyos na kumalaban kay Solomon. Ito ay si Rezon, na anak ni Eliada. Lumayas siya sa kanyang amo na si Haring Hadadezer ng Zoba at naging pinuno siya ng mga rebeldeng tinipon niya. Nang matalo ni David ang mga sundalo ni Hadadezer, pumunta si Rezon at ang mga tauhan niya sa Damascus. Sinakop nila ang lugar na ito at doon tumira. Naging hari si Rezon ng Aram at kinalaban niya ang Israel. Naging kalaban siya ng Israel habang buhay pa si Solomon. Dinagdagan pa niya ang kaguluhan na ginawa ni Hadad sa Israel. Nagrebelde si Jeroboam kay Solomon. Isa pa sa mga kumalaban kay Solomon ay si Jeroboam, na isa sa mga opisyal niya. Galing siya sa lungsod ng Zereda sa Ephraim. Ang ama niyang si Nebat ay patay na, pero ang kanyang ina, na si Zeruah, ay buhay pa. Ito ang nangyari kung paano siya nagrebelde sa hari. Pinatabunan noon ni Solomon ng lupa ang mababang bahagi ng bayan ng ama niyang si David, at ipinaayos ang mga pader nito. Maabilidad na tao si Jeroboam, at nang mapansin ni Solomon ang kanyang kasipagan, itinalaga niya itong tagapamahala ng lahat ng tao na pinilit magtrabaho mula sa lahi ni Ephraim at ni Manase. Isang araw,
Habang palabas si Jeroboam sa Jerusalem, sinalubong siya ni Propetang Ahiya na taga-Shilo bago ang suot na balabal ni Ahiya. Silang dalawa lang ang naroon sa kapatagan. Hinubad ni Ahiya ang balabal niya at pinunit ito sa 12 bahagi. Pagkatapos sinabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso nito, dahil ganito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kukunin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay sa iyo ang 10 lahi nito. Ngunit alang-alang kay David na aking lingkod at sa lungsod ng Jerusalem na aking hinirang sa lahat ng lungsod ng Israel, ititira ko ang 1 lahi kay Solomon. Gagawin ko ito dahil itinakwil niya ako at sinamba si Astoret, ang diyosa ng mga Sidoneyo, si Chemosh, ang diyos ng mga Moabita, at si Molech, ang diyos ng mga Amonita. Hindi siya sumunod sa aking mga pamamaraan, at hindi siya namuhay ng matuwid sa aking paningin. Hindi siya tumupad sa aking mga tuntunin at mga utos, hindi tulad ng ama niyang si David. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian kay Solomon. Maghahari siya sa buong buhay niya dahil sa pinili kong lingkod na si David na tumupad sa aking mga utos at mga tuntunin. Kukunin ko ang kaharian sa kanyang anak na papalit sa kanya bilang hari at ibibigay ko ang 10 lahi nito sa iyo. Bibigyan ko ng 1 lahi ang kanyang anak para ang angkan ni David na aking lingkod ay magpapatuloy sa paghahari sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili para parangalan ako. At ikaw naman ay gagawin kong hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang lahat ng gusto mo. Kung tutuparin mo ang lahat ng iuutos ko sa iyo, at susunod ka sa pamamaraan ko, at kung gagawa ka ng mabuti sa aking harapan, sa pamamagitan ng pagtupad ng aking mga tuntunin at mga utos katulad ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y makakasama mo. Mananatili sa paghahari ang iyong mga angkan, tulad sa mga angkan ni David. Magiging iyo ang Israel. Dahil sa mga kasalanan ni Solomon, parurusahan ko ang mga angkan ni David, pero hindi pang habang buhay." Nang malaman ito ni Solomon, pinagsikapan niyang patayin si Jeroboam. Pero tumakas ito at pumunta kay Haring Sishak ng Ehipto at doon siya tumira hanggang mamatay si Solomon. Ang pagkamatay ni Solomon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon at ang lahat ng ginawa niya at ang tungkol sa kanyang karunungan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Sa Jerusalem nakatira si Solomon habang naghahari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari. Nagrebelde ang Israel kay Rehoboam. 12th Kabanata. Pumunta si Rehoboam sa Shechem, kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel, sapagkat ng panahong iyon, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng buong mamamayan ng Israel si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, "Mabigat ang mga ipinapatupad ng inyong ama sa amin, pero kung pagagaan ninyo ito, paglilingkuran namin kayo." Sumagot si Rehoboam, "Bigyan niyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin." Kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, "Ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon?" Sumagot sila, "Kung ipapakita mo ngayon ang iyong kabutihan sa kanila at ibibigay ang kahilingan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman." Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila, "Ano ba ang maipapayo niyo na isasagot ko
sa kahilingan ng mga taong iyon. Humihiling sila sa akin na pag-aanin ko ang mabigat na mga ipinapatupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga kababata ni Rehoboam. Ito ang isagot mo sa mga taong iyon na humihiling sa iyo. Ang kalingkingan ko ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung hinampas kayo ng aking ama ng latigo, hahampasin ko kayo ng latigong may mga matalim na bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao ayon sa ipinayo ng mga kababata niya. Sinabi niya sa kanila, "Mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal." Hindi nga nakinig ang hari sa mga tao. Niloob ito ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahiya na taga Shilo. Nang malaman ng lahat ng Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, "Wala kaming pakialam sa iyo na mula sa lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Halikayo mga Israelita, umuwi na tayo." At umuwi nga ang mga Israelita. Ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Juda ang napamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoniram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan, para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Nang mabalitaan ang lahat ng mga Israelita na nakauwi na si Jeroboam, ipinatawag nila siya sa isang pagtitipon. At ginawa nila siyang hari sa buong Israel. Ang lahi lang ni Juda ang nanatiling tapat sa paghahari ng mga angkan ni David. Binalaan ni Shemaya si Rehoboam. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mahuhusay na sundalo ng mga lahi ni Nahuda at Benjamin. Nakapagtipon siya ng 180,000 sundalo na makikipaglaban sa mga mamamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Diyos kay Shemaya na kanyang lingkod, "Sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Juda na anak ni Solomon at sa lahat ng sambayanan ng Juda at Benjamin at sa iba pang taong naroon na ito ang sinasabi ko. Huwag kayong makipaglaban sa mga kapwa ninyo Israelita. Umuwi kayo dahil kalooban ko ang lahat ng ito." Sumunod nga sila sa Panginoon at umuwi ayon sa inutos ng Panginoon. Nagpagawa si Jeroboam ng mga gintong baka. Pinalibutan ni Jeroboam ng pader ang lungsod ng Shechem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya tumira. Kinalaunan, pumunta siya sa Penuel at ipinaayos niya ito. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Baka maibalik ang kaharian sa angkan ni David kung magpapatuloy ang mga tao sa pagpunta sa Jerusalem para maghandog doon sa templo ng Panginoon. Maaaring mahulog muli ang kanilang loob kay Haring Rehoboam ng Juda. At kung mangyayari iyon, papatayin nila ako at babalik sila kay Rehoboam." Kaya pagkatapos na payuhan si Jeroboam tungkol dito, nagpagawa siya ng 2 gintong baka. Sinabi niya sa mga tao, "Mga Israelita, mahirap na para sa inyo na makapunta pa sa Jerusalem. Narito ang inyong mga Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto." Ang 1 gintong baka ay pinalagay niya sa Bethel, at ang 1 naman ay sa Dan. Ang ginawang ito ni Jeroboam ay naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Pumupunta pa sila kahit sa Dan para sumamba roon. Nagpagawa pa si Jeroboam ng mga sambahan sa matataas na lugar, at pumili siya ng mga tao na maglilingkod bilang pari,
kahit hindi sila mula sa pamilya ng mga Levita. Nagpasimula rin siya ng pista na ipinagdiriwang tuwing 15 araw ng 8 buwan tulad ng pista sa Huda. Nang araw na iyon, nag-alay siya sa Bethel ng mga handog sa altar para sa mga gintong baka na ipinagawa niya. At doon siya pumili ng mga pari na itinalaga niyang maglingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagawa niya. Sa araw na iyon na naghandog siya sa altar na kanyang ipinagawa sa Bethel, sinimulan niya ang pista para sa mga Israelita. Siya ang pumili ng petsang 15 araw ng 8 buwan para sa ganitong pista. Isinumpa ng propeta ang altar sa Bethel. 13 kabanata. Ngayon, inutusan ng Panginoon ang isang lingkod niyang taga-Huda na pumunta sa Bethel. Pagdating niya roon, nakatayo si Jeroboam sa tabi ng altar para maghandog. Inutusan ng Panginoon ang lingkod niya na isumpa ang altar na iyon. Sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa altar na ito. May isisilang na isang sanggol sa pamilya ni David na ang pangalan ay Josiah. Papatayin niya at ihahandog sa altar na ito ang mga pari na naglilingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar at naghahandog sa altar na ito. Masusunog ang kanilang mga buto sa altar na ito. Sa mismong araw na ito, nagbigay ang lingkod ng Diyos ng palatandaan na mangyayari ang kanyang sinabi. Sinabi niya, "Ito ang palatandaan na sinabi ng Panginoon. Matitibag ang altar na ito at ang alikabok nito ay kakalat." Nang marinig ito ni Haring Jeroboam, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at sinabi, "Hulihin ninyo siya." Pero bigla na lang nanigas ang kamay ng hari, kaya hindi na niya maibaba ang kanyang kamay. Pagkatapos, natibag ang altar at ang alikabok nito ay kumalat, ayon sa palatandaang sinabi ng lingkod ng Diyos na ipinahayag sa kaniya ng Panginoon. Pagkatapos, sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, "Ipanalangin mo ako sa Panginoon na iyong Diyos, na pagalingin niya ang kamay ko." Kaya nanalangin ang lingkod ng Diyos sa Panginoon, at gumaling ang kamay ng hari. Muling sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, "Halika sa bahay at kumain, at bibigyan kita ng regalo." Pero sumagot ang lingkod ng Diyos, "Kahit ibigay pa po ninyo sa akin ang kalahati ng ari-arian ninyo, hindi ako sasama sa inyo o kakain ni iinom man sa lugar na ito. Sapagkat inutusan po ako ng Panginoon na huwag akong kumain ni uminom habang nandito ako, at sa pag-uwi ko'y hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko papunta rito." Kaya ibang daan ang dinaanan niya nang umuwi siya. Nang panahong iyon, may isang matandang propeta na nakatira sa Bethel. Pinuntahan siya ng kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang lahat ng ginawa ng lingkod ng Diyos noong araw na iyon sa Bethel. Ibinalita rin nila sa kanya kung ano ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Nagtanong ang kanilang ama, saan siya dumaan pa uwi? At sinabi nila kung saan siya dumaan. Pagkatapos, sinabi ng kanilang ama sa kanila, "Ihanda ninyo ang asno para sa akin." Kaya inihanda nila ang asno. Sumakay siya at hinabol ang lingkod ng Diyos. Inabutan niyang nakaupo ito sa ilalim ng punong terebinto. Tinanong niya ito, "Ikaw ba ang lingkod ng Diyos na galing sa Huda?" Sumagot siya, "Opo." Sinabi niya, "Halika sa bahay at kumain." Sumagot ang lingkod ng Diyos, "Hindi po ako maaaring bumalik at sumama sa inyo, at hindi rin ako maaaring kumain o uminom kasama ninyo sa lugar na ito, sapagkat inutusan ako ng Panginoon na huwag akong kumain ni uminom habang nandito ako, at sa pag-uwi ko'y hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko papunta rito." Sinabi ng matandang propeta, "Propeta rin ako na katulad mo, at inutusan ng Panginoon ang isang anghel para sabihin sa akin na dalhin kita sa bahay ko para makakain at makainom ka." Pero nagsisinungaling ang matanda. Kaya sumama sa kanyang bahay ang lingkod ng Diyos. Kumain at uminom siya roon. Habang nakaupo sila sa mesa,
may sinabi ang Panginoon sa matandang propeta. Kaya sinabi ng matandang propeta sa lingkod ng Diyos na galing sa Huda, ito ang sinasabi ng Panginoon, nilabag mo ang utos ng Panginoon na iyong Diyos. Hindi mo sinunod ang iniutos niya sa iyo. Iniutos niya sa iyo na huwag kang kakain at iinom sa lugar na ito. Pero bumalik ka rito at kumain at uminom. Dahil sa ginawa mo, ang bangkay mo ay hindi ililibing sa libingan ng mga ninuno mo. Nang matapos kumain at uminom ang lingkod ng Diyos, inihanda ng matandang propeta ang asno para sa pag-uwi nito. At habang papauwi na siya, sinalubong siya ng isang leon at pinatay. Ang bangkay nito ay nakahandusay sa daan at sa tabi nito ay nakatayo ang leon at asno. Nakita ng mga taong dumaraan doon ang bangkay at ang leon sa tabi nito at ibinalita nila ito sa lungsod kung saan nakatira ang matandang propeta. Nang marinig ito ng matandang propeta, sinabi niya, siya ang lingkod ng Diyos na lumabag sa salita ng Panginoon. Pinabayaan siya ng Panginoon sa leon na sumunggab at pumatay sa kanya, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Sinabi agad ng matandang propeta sa mga anak niyang lalaki, ihanda ninyo ang asno para sa akin. At inihanda nila ito. Umalis siya at nakita niya ang bangkay na nakahandusay sa daan, at ang leon at asno na nakatayo sa tabi nito. Hindi kinain ng leon ang bangkay o nilapa man ang asno. Kinuha ng matandang propeta ang bangkay ng lingkod ng Diyos at isinakay sa asno at dinala sa kanilang lungsod para ipagluksa ang bangkay at ilibing ito. Inilibing niya ito sa libingan na ipinagawa niya para sa kanyang sarili. Lubha silang nalungkot sa pagkamatay ng lingkod ng Diyos. Matapos siyang mailibing, sinabi ng matandang propeta sa mga anak niyang lalaki, kapag namatay ako, ilibing ninyo ako sa pinaglibingan ng lingkod ng Diyos at pagtabihin ninyo kami. Dahil ang mga salita na sinabi ng Panginoon sa kanya tungkol sa altar sa Bethel at sa mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria ay siguradong matutupad. Kahit nangyari ang mga ito, hindi pa rin nagbago si Jeroboam sa kanyang pag-uugali. Pumili pa rin siya ng mga taong maglilingkod bilang mga pari sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ang sinumang gustong maglingkod bilang pari ay inordinahan niya. Ang ginawang ito ni Jeroboam ay naging dahilan ng pagkakasala ng sambahayan niya at naghatid sa kanila ng pagkatalo at kapahamakan. Ang sinabi ni Propeta Ahiya laban kay Jeroboam, ikalabing apat na kabanata. Nang panahong iyon, nagkasakit ang anak na lalaki ni Jeroboam na si Abijah. Kaya sinabi ni Jeroboam sa asawa niya, pumunta ka sa Shilo, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo, na asawa kita. Naroon si Ahiya, ang propeta na nagsabi sa akin na magiging hari ako ng Israel. Pumunta ka sa kanya at magdala ng mga regalo na 10 tinapay, mga pagkain, at 1 garapong pulot, dahil sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin. Kaya pumunta ang asawa ni Jeroboam sa bahay ni Ahiya sa Shilo. Matanda na si Ahiya at hindi na makakita. Pero sinabi ng Panginoon kay Ahiya, papunta rito ang asawa ni Jeroboam na nagbalat kayo para hindi makilala. Magtatanong siya sa iyo tungkol sa anak niyang may sakit. At sagutin mo siya nang sasabihin ko sa iyo. Nang marinig ni Ahiya na papasok siya sa pintuan, sinabi ni Ahiya, halika, pumasok ka. Alam kong asawa ka ni Jeroboam. Bakit ka nagbabalat kayo? May masamang balita ako sa iyo. Umuwi ka at sabihin mo kay Jeroboam na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ikaw ang pinili ko sa lahat ng tao para gawing pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Kinuha ko ang kaharian sa pamilya ni David at ibinigay sa iyo. Pero hindi ka katulad ni David na lingkod ko. Tinupad niya ang mga utos ko. Sumunod siya sa akin ng buong puso at gumawa ng matuwid sa aking paningin. Mas masama ang ginawa mo kaysa sa ginawa ng mga pinunong nauna sa iyo.
Itinakwil mo ako at ipinagpalit sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga Diyos-Diyos ang gawa sa metal. Dahil dito, padadalhan ko ng kapahamakan ang sambahayan mo. Papatayin ko ang lahat ng lalaki, alipin man o hindi. Wawasakin ko ng lubusan ang sambahayan mo, tulad ng dumi na sinunog at walang natira. Ang mga miyembro ng sambahayan mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Mangyayari ito dahil ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. Pagkatapos, sinabi ni Ahiya sa asawa ni Jeroboam, umuwi ka na sa inyo. Pagdating mo sa inyong lungsod, mamamatay ang iyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ililibing. Siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang maililibing ng maayos. Dahil siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang kinalugdan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. At sa panahong ito maglalagay ang Panginoon ng hari sa Israel na siyang gigiba sa sambahayan ni Jeroboam. Parurusahan ng Panginoon ang Israel hanggang sa manginig ito tulad ng talahib na humahapay-hapay sa agos ng tubig. Aalisin niya sila sa magandang lupain ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno at pangangalatin sila sa unahan ng ilog ng Euphrates. Dahil ginalit nila siya, nang gumawa sila ng mga posteng simbolo ng Diyos ang si Asherah. Pababayaan niya sila dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Pagkatapos, umuwi ang asawa ni Jeroboam sa Tirzah. Pagdating niya sa pintuan ng bahay nila, namatay agad ang kanyang anak. Ipinagluksa ng buong Israel ang kanyang anak at inilibing nila ito, ayon nga sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Ahiya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam, pati na ang kanyang pakikipaglaban, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari si Jeroboam sa Israel sa loob ng 22 taon. Nang mamatay siya, ang anak niyang si Nadab ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Rehoboam sa Huda. Si Rehoboam na anak ni Solomon ang hari sa Huda. 41 taong gulang siya nang maging hari. Naghari siya sa loob ng 17 taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama na taga-Amon. Gumawa ng kasamaan ang mga mamamayan ng Huda sa paningin ng Panginoon, at mas matindi pa ang galit ng Panginoon sa kanila kaysa sa kanilang mga ninuno, dahil mas matindi ang mga kasalanan nila. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar at mga alaalang bato, at nagpatayo sila ng mga posteng simbolo ng Diyos ang si Asherah sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat malalagong punong kahoy. Bukod pa rito, may mga lalaki at babaeng bayaran sa lugar na pinagsasambahan nila. Gumawa ang mga mamamayan ng Huda ng lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nang 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, nilusob ni Haring Shishak ng Ehipto ang Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati na rin ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso, nakapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na dala ang mga pananggalang na ito, at pagkatapos, ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Rehoboam at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari sa Huda. Palaging naglalaban sila Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama na taga-Amon, at ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Abijah sa Huda.
Ikalabinlimang Kabanata. Noong 18 taon ang paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Huda si Abijah. Sa Jerusalem tumira si Abijah, at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka, na apo ni Absalom. Ginawa rin niya ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang ama. Hindi naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ni David na kanyang ninuno. Pero dahil kay David, niloob ng Panginoon na kanyang Diyos na patuloy na magmumula sa angkan niya ang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanyang trono upang pangunahan at patatagin ang Jerusalem. Dahil ginawa ni David ang matuwid sa paningin ng Panginoon at noong nabubuhay pa siya, hindi siya sumuway sa utos ng Panginoon, maliban lang sa ginawa niya kay Uriah na Hiteo. Gayunpaman, palagi pa rin naglalaban sina Rehoboam at Jeroboam. At nang huli, sina Abijah naman at Jeroboam ang naglaban. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Abijah, inilibing siya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Huda. Naging hari ng Huda si Asa noong 20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem tumira si Asa at naghari siya sa loob ng 41 taon. Ang lola niya ay si Maaka, na apo ni Absalom. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon, katulad ni David na kanyang ninuno. Pinalayas niya sa Huda ang mga lalaki at babaeng nagbebenta ng aliw sa mga lugar na pinagsasambahan nila, at ipinatanggal ang lahat ng Diyos-Diyosang ipinagawa ng kanyang mga ninuno. Pati ang lola niyang si Maaka ay inalis niya sa pagkareyna dahil nagpagawa ito ng kasuklam-suklam na posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinaputol ni Asa ang mga simbolong ito at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto at ang iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasha na hari ng Israel. Nilusob ni Haring Baasha ng Israel ang Huda at pinalibutan niya ng pader ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Pinagkukuha ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na naiwan sa mga bodega ng templo ng Panginoon at sa kanyang palasyo. Ipinagkatiwala niya ito sa kanyang mga opisyal at inutusan niya sila na dalhin ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damascus, kung saan ito nakatira. Si Ben-Hadad ay anak ni Tabrimon at apo ni Hezion. Ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan tulad ng ginawa ng mga magulang natin. Tanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo na ginto at pilak. Hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasha ng Israel para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga commander ng kanyang sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel Bet Maaka, ang buong Kineret, at ang buong Naphtali. Nang mabalitaan ito ni Baasha, pinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama at bumalik siya sa Tirza. Pagkatapos, nag-utos si Haring Asa sa lahat ng taga-Huda na kunin ang mga bato at mga troso na ginamit ni Baasha sa pagpapatayo ng pader ng Rama. At ginamit naman ito ni Haring Asa sa pagpatayo ng pader ng Geba sa Benjamin at ng Mizpa. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Asa at ang kanyang mga tagumpay at ang lahat ng kanyang mga ginawa, pati na ang mga lungsod na ipinatayo niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang matanda na si Asa, nagkasakit siya sa paa, at nang mamatay siya, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ng kanyang ninunong si David.
at ang anak niyang si Jehoshaphat ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel. Naging hari ng Israel si Nadab na anak ni Jeroboam noong ikalawang taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari si Nadab sa Israel sa loob ng dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ng kanyang ama at sa kasalanang ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ngayon, si Baasha na anak ni Ahiya na mula sa lahi ni Isakar ay nagbalak ng masama laban kay Nadab. Ipinapatay ni Baasha si Nadab habang sinasalakay ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton na isang bayan ng mga Pilisteo. Ang pagpatay ni Baasha kay Nadab ay nangyari noong ikatlong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. At si Baasha ang pumalit kay Nadab bilang hari. Nang magsimulang maghari si Baasha, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Jeroboam. Hindi siya nagtira kahit isa. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiya na taga-Shilo. Dahil nagalit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel kay Jeroboam sa mga kasalanang ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Nadab at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasha. Ang paghahari ni Baasha sa Israel. Naging hari ng Israel si Baasha na anak ni Ahiya noong ikatlong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Tirza tumira si Baasha at naghari siya roon sa loob ng 24 na taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ika-16 na kabanata. Ito ang mensahe ng Panginoon laban kay Baasha na sinabi niya sa pamamagitan ni Jehu na anak ni Hanani. Pinabangon kita mula sa lupa at ginawang pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Pero sinunod mo ang pamumuhay ni Jeroboam at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng aking mga mamamayan. At ginalit mo ako dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya lilipulin kita at ang iyong pamilya katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Baasha at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Baasha, inilibing siya sa Tirza. At ang anak niyang si Ela ang pumalit sa kaniya bilang hari. Ang mensaheng iyon ng Panginoon laban kay Baasha at sa pamilya niya ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani. Sinabi iyon ng Panginoon dahil sa lahat ng masasamang ginawa nito sa paningin ng Panginoon. Ginalit niya ang Panginoon dahil sa mga ginawa niya na katulad ng ginawa ng pamilya ni Jeroboam at dahil sa kanyang pagpatay sa buong pamilya ni Jeroboam. Ang paghahari ni Ela sa Israel. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasha noong 26 na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Tirsa siya tumira at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si Zimri na isa sa mga opisyal niya at commander ng kalahati ng kanyang mga mangangarwahe ay nagbalak ng masama laban sa kanya. Isang araw, naglasing si Ela sa Tirsa, sa bahay ni Arsa na siyang tagapamahala ng palasyo roon. Pumasok si Zimri sa bahay at pinatay niya si Ela. Nangyari ito noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. At si Zimri ang pumalit kay Ela bilang hari. Nang magsimulang maghari si Zimri, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Baasha. Wala siyang itinirang lalaki, kahit sa mga kamag-anak at mga kaibigan ni Baasha. Pinatay ni Zimri ang buong pamilya ni Baasha ayon sa sinabi ng Panginoon.
sa pamamagitan ng propetang si Jehu, sapagkat ginalit ni Baasha at ng anak niyang si Ela ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil sa mga kasalanang ginawa nila na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ela at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri sa Israel. Naging hari ng Israel si Zimri noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Doon siya tumira sa Tirza, pero 7 araw lang ang itinagal ng paghahari niya. Habang nagkakampo ang mga sundalo ng Israel malapit sa Gibeton na isang bayan ng mga Filisteo, nabalitaan nila na pinatay ni Zimri ang hari. Kaya ng araw ding iyon sa kampo, ginawa nilang hari ng Israel si Omri. Si Omri ang commander ng mga sundalo ng Israel. Umalis agad sa Gibeton si Omri at ang lahat ng kasama niyang mga Israelita at sinalakay nila ang Tirza. Nang makita ni Zimri na naaagaw na ang lungsod, pumunta siya sa tore ng palasyo at sinunog ang paligid nito, kaya namatay siya. Nangyari ito dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Zimri at ang tungkol sa pagre-rebelde niya ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri sa Israel. Nahati ang mga mamamayan ng Israel sa 2 grupo. Ang isang grupo ay gustong maging hari si Tibni na anak ni Ginat. At ang isang grupo naman ay gusto si Omri. Pero mas malakas ang mga pumapanig kay Omri kaysa sa mga pumapanig kay Tibni na anak ni Ginat. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Sumunod na naghari si Omri sa Israel noong 31 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari siya sa loob ng 12 taon. Ang 6 na taon nito ay doon sa Tirza. Binili niya kay Shemer ang bundok ng Samaria ng 70 kilong pilak at pinatayuan niya ito ng lungsod. Pagkatapos, pinangalanan niya itong lungsod ng Samaria mula sa pangalan ni Shemer na siyang dating nagmamay-ari ng bundok. Masama ang ginawa ni Omri sa paningin ng Panginoon at nagkasala siya ng higit pa sa mga hari na nauna sa kanya. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa mga walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya ginalit nila ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Omri at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Nang mamatay si Omri, inilibing siya sa Samaria, at ang anak niyang si Ahab ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahab sa Israel. Naging hari ng Israel si Ahab na anak ni Omri noong 38 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya sa loob ng 22 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Higit pa sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Kulang pa sa kanya ang pagsunod sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam. Kinuha pa niyang maging asawa si Jezebel na anak ni Haring Etbaal ng mga Sidoneo. At mula noon, naglingkod siya at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Nagpatayo siya ng templo at altar para kay Baal doon sa Samaria. Nagpagawa rin siya ng posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, higit pa sa ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nang panahon ng paghahari ni Ahab, muling ipinatayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. Habang ipinapatayo niya ang mga pundasyon nito, namatay ang panganay niyang anak na si Abiram. At habang ipinapagawa naman niya ang mga pintuan nito, namatay ang bunso niyang anak na si Segub. Nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ng Panginoon
sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. Nagdala ng pagkain ang uwak kay Elias. Ikalabimpitong kabanata. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon, hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog." Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito, tuntunin mo ang daan pasilangan, at magtago ka sa daluyan ng tubig Kerit, sa bandang silangan ng Jordan. Sa ilog ka uminom, at uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon." Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kerit, sa bandang silangan ng Jordan, at doon nanirahan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne, tuwing umaga at gabi, at sa ilog siya umiinom. Ang biyuda sa Zarephath. Kinalaunan, natuyo ang ilog dahil hindi na umuulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elias, "Pumunta ka sa Zarephath sa Sidon, at doon ka manirahan. May isang biyuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo." Kaya pumunta si Elias sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, "Pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom." Nang paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, "Pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay." Sinabi ng biyuda, "Nagsasabi po ako ng totoo, sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa." Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa biyuda at sa kaniyang anak, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Kinalaunan, nagkasakit ang anak ng babae. Lumala ang sakit nito hanggang sa mamatay. Sinabi ng babae kay Elias, "Ano po ang ikinagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Pumunta po ba kayo rito para patayin ang aking anak bilang parusa sa aking mga kasalanan?" Sumagot si Elias, "Ibigay mo sa akin ang bata." Kinuha ni Elias ang bata sa kanyang ina at dinala ito sa kwarto sa itaas kung saan siya nakatira. Inihiga niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin siya sa Panginoon, "O Panginoon na aking Diyos, pinadalhan po ba ninyo ng pagdurusa ang biyudang ito na nagpatuloy sa akin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak?" Dumapa si Elias ng 3 beses sa bata at tumawag sa Panginoon, "O Panginoon na aking Diyos, buhayin po ninyo ang batang ito." Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Pagkatapos, dinala ni Elias ang bata sa ibaba at ibinigay sa kanyang ina. Sinabi ni Elias, "Tingnan mo ang iyong anak. Buhay siya." Agad na sinabi ng babae kay Elias, "Ngayon napatunayan kong lingkod nga kayo ng Diyos at totoong nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ninyo." Pinatunayan ni Elias na siya'y totoong propeta ng Diyos. Ikalabing walong kabanata.
tatlong taon nang walang ulan. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Humayo ka at makipagkita kay Ahab, dahil pauulanin ko na." Kaya pumunta si Elias kay Ahab. Malubha ang taggutom sa Samaria. Kaya ipinatawag ni Ahab si Obadiah na siyang namamahala sa palasyo niya. Si Obadiah ay lubos na gumagalang sa Panginoon. Nang pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, itinago ni Obadiah ang 100 propeta sa 2 kuweba, 50 bawat kuweba, at binigyan niya sila ng pagkain at tubig doon. Sinabi ni Ahab kay Obadiah, "Puntahan natin ang lahat ng bukal at lambak sa ating bansa. Baka sakaling makakita tayo ng mga damo para sa ating mga kabayo at mga mola, para hindi na natin sila kailangang katayin." Kaya naghati sila ng lugar kung saan sila pupunta. Agad silang pumunta sa kani-kanilang direksyon. Habang naglalakad si Obadiah, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya si Elias, kaya yumukod siya bilang paggalang at sinabi, "Kayo po ba iyan, Ginoong Elias?" Sumagot si Elias, "Oo, ngayon humayo ka at sabihin mo sa iyong amo na si Ahab na nandito ako." Pero sinabi ni Obadiah, "Huwag po ninyong ilagay sa panganib ang buhay ko kay Ahab, dahil wala naman akong nagawang kasalanan sa inyo. Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na walang bansa o kaharian na hindi padadalhan ng aking amo ng tao para hanapin kayo. Kapag sinasabi ng mga pinuno ng mga bansa at mga kaharian na wala kayo sa lugar nila, pinasusumpa pa sila ni Ahab na hindi talaga nila kayo nakita. At ngayon inuutusan niyo po ako na pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo. Paano kung sa sandaling pag-alis ko ay dalhin kayo ng Espiritu ng Panginoon sa lugar na hindi ko alam? Kapag dumating si Ahab dito na wala kayo, papatayin niya ako. Pero Ginoong Elias, mula pa sa pagkabata ako ay naglilingkod na ako sa Panginoon. Hindi niyo ba nabalitaan ang ginawa ko noong pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon? Itinago ko ang 100 propeta ng Panginoon sa 2 kuweba, 50 sa bawat kuweba at binigyan ko sila ng pagkain at tubig doon. At ngayon inuutusan ninyo akong pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo, papatayin po niya ako." Sinabi ni Elias, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoong makapangyarihan na aking pinaglilingkuran na makikipagkita ako kay Ahab sa araw na ito." Kaya pumunta si Obadiah kay Ahab at sinabi sa kanya na naroon si Elias at lumakad si Ahab para makipagkita kay Elias. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi niya, "Ikaw ba talaga iyan ang nanggugulos sa Israel?" Sumagot si Elias, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Dahil itinakwil ninyo ang mga utos ng Panginoon at sinamba ninyo ang Diyos-Diyosang si Baal. Ngayon, tipunin mo ang lahat ng mamamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel." Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israelita at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, "Hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin ninyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin ninyo ito." Pero hindi sumagot ang mga tao. Sinabing muli ni Elias sa kanila, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, pero si Baal ay may 450 propeta. Ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro." Pagkatapos pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong, pero hindi ito sisindihan. Ganoon din ang gagawin ko sa isang toro. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos manalangin kayo sa inyong Diyos, at mananalangin din ako sa Panginoon, ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, ang siyang totoong Diyos, at sumang-ayon ang mga tao. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Kayo ang mauna,
dahil marami kayo. Mamili kayo ng isang toro at ihanda ninyo. Manalangin na kayo sa inyong Diyos, pero huwag ninyong sisindihan ang gatong. Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila, at inihanda ito. Pagkatapos, nanalangin sila kay Baal, mula umaga hanggang tanghali. Sumigaw sila, "O Baal, sagutin mo kami!" Sumayaw-sayaw pa sila sa paligid ng altar na ginawa nila, pero walang sumagot. Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elias. Sabi niya, "Sige, lakasan niyo pa ang pagsigaw. Diyos naman siya. Baka nagbubulay-bulay lang siya o nagpapahinga, o may pinuntahan, o nakatulog at kailangang gisingin." Kaya sumigaw pa sila ng malakas at sinugatan ang mga katawan nila ng sibat at espada ayon sa kinaugalian nila, hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila hanggang lumampas na ang takdang oras ng paghahandog, pero wala pa rin sumagot sa kanila. Nagsalita si Elias sa lahat ng tao, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Kumuha siya ng 12 bato na sumisimbolo ng 12 lahi ng mga anak ni Jacob, ang tao na pinangalanan ng Panginoon na Israel. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon, at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Ang kanal ay kayang malagyan ng 3 galong butil. Iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar. Kinatay ang toro, at inilapag ito sa ibabaw ng gatong. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Buhusan ninyo ng 4 na tapayang tubig ang handog at panggatong." Matapos nilang gawin ito, sinabi ni Elias, "Buhusan ninyo ulit." Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elias, "Buhusan pa ninyo sa 3rd pagkakataon." Sinunod nila ang sinabi ni Elias, at umagos ang tubig sa paligid ng altar at napuno ang kanal. Nang oras na ng paghahandog, lumapit si Propeta Elias sa altar at nanalangin. Sinabi niya, "Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaak at ni Jacob, patunayan ninyo sa araw na ito na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito ayon sa utos ninyo. Panginoon, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos, at nais niyo silang magbalik loob sa inyo." Dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon, at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato at ang lupa, at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos! Ang Panginoon ang siyang Diyos!" Iniutos agad ni Elias sa mga tao, "Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Dapat walang makatakas sa kanila." Dinakip ang lahat ng propeta ni Baal at dinala nila Elias sa lambak ng Kishon at pinagpapatay. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Humayo ka, kumain at uminom, dahil paparating na ang malakas na ulan." Kaya humayo si Ahab para kumain at uminom. Pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin, na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tumingin sa dagat." At sinunod ito ng utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, "Wala po akong nakikita." 7 beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. Nang 7th pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, "May nakita po akong ulap na maitim na kasinlaki ng palad ng tao na pumapaibabaw mula sa laot." Kaya sinabi ni Elias, "Humayo ka at sabihin kay Ahab na sumakay siya sa kanyang karwahe at umuwi bago pa siya maabutan ng ulan." Di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa makapal na ulap. Humangin at umulan ng malakas, at sumakay si Ahab sa karwahe at pumunta sa Jezreel. Pinalakas ng Panginoon si Elias. Ibinigkis niya sa baywang ang balabal niya at tumakbo, at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel. Tumakas si Elias.
Ikalabinsyam na kabanata. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, "Lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay, tulad ng ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Huda at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, "Sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno." Pagkatapos humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, "Bumangon ka at kumain." Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulo na niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit si Elias at sinabi, "Bumangon ka at kumain, dahil malayo pa ang iyong lalakbayin." Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang kuweba at doon natulog kinagabihan. Nakipag-usap ang Panginoon kay Elias. Ngayon, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot siya, "O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natira at pinagsisikapan din nila akong patayin." Nagsalita ang Panginoon, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya, dahil dadaan ako." Pagkatapos, may dumaan na napakalakas na hangin, na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato, pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Nang marinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang mukha gamit ang kanyang balabat. Lumabas siya at tumayo sa bungad ng kuweba. Biglang may tinig na nagsabi sa kanya, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot siya, "O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natitira at pinagsisikapan din nila akong patayin." Nagsalita ang Panginoon sa kanya, "Bumalik ka sa iyong dinaanan at pumunta sa Ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang pagkilala na siya na ang hari ng Aram. Pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat na taga Abel Mehola para pumalit sa iyo bilang propeta. Papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. Ang makakatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu at ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero ililigtas ko ang 7,000 Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahen ni Baal." Ang pagtawag kay Eliseo. Umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo. May 11 pares na baka sa unahan niya na gamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo at gamit naman niya ang 12 pares ng baka. Lumapit si Elias sa kanya. Hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo,
Hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam, at saka po ako sasama sa inyo. Sumagot si Elias, "Sige, pero huwag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo." Bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka, at kinatay. Ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-aararo. Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo, at kumain silang lahat. At agad siyang sumunod kay Elias para maging lingkod nito. Nilusob ni Ben-Hadad ang Samaria. Ikadalawampung kabanata. Ngayon, tinipon ni Haring Ben-Hadad ng Aram ang lahat ng sundalo niya para makipaglaban. Sumama sa kanila ang 32 hari na kakampi ni Ben-Hadad na may mga kabayo at mga karwahe. At umalis sila para lusubin ang Samaria. Nagsugo si Ben-Hadad ng mga mensahero sa Samaria para iparating ang mensaheng ito kay Haring Ahab ng Israel. Ito ang ipinapasabi ni Ben-Hadad, "Ang iyong mga pilak at ginto ay akin, at ang iyong mga asawa at ang iyong mabubuting anak ay akin din." Sinagot siya ni Haring Ahab ng Israel, "Ayon nga sa sinabi mo, mahal na hari, ako at ang lahat ng akin ay iyo." Muling bumalik ang mga mensahero kay Ahab at sinabi, "Ito ang ipinapasabi ni Ben-Hadad. Sinabi ko na sa iyo na ibigay mo sa akin ang iyong mga pilak, ginto, mga asawa at anak, pero bukas sa ganito ring oras, papupuntahin ko riyan ang mga opisyal ko para maghalughog sa palasyo mo at sa mga bahay ng iyong mga opisyal. Kukunin nila ang lahat ng itinuturing mong mahalaga." Ipinatawag ng hari ng Israel ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, "Naghahanap talaga ng paraan si Ben-Hadad na wasakin tayo. Pumayag na nga ako nang hilingin niya ang aking mga asawa, mga anak, mga pilak at ginto." Sumagot ang mga tagapamahala at ang mga tao, "Huwag po kayong papayag sa mga hinihiling niya." Kaya sinabihan niya ang mga mensahero ni Ben-Hadad, "Sabihin ninyo sa mahal na hari na ibibigay ko ang kanyang unang kahilingan, pero ang ikalawa ay hindi ko na maibibigay." Nagsiuwi ang mga mensahero at sinabi kay Ben-Hadad ang sagot ni Ahab. Nagpadala muli si Ben-Hadad ng mensahe kay Ahab, "Lubos sana akong parusahan ng mga Diyos kung hindi ko mawasak ng lubos ang Samaria. Titiyakin kong kahit alikabok ay walang maiiwan na madadakot ang mga sundalo ko." Sumagot ang hari ng Israel, "Sabihan niyo siya na ang sundalong naghahanda pa lang sa pakikipaglaban ay hindi dapat magmayabang tulad ng sundalong tapos ng makipaglaban." Natanggap ni Ben-Hadad ang sagot ni Ahab habang umiinom siya at ang mga kasama niyang hari roon sa kanilang mga tolda. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na maghanda sa paglusob sa Samaria, at sinunod nila ito. Tinalo ni Ahab si Ben-Hadad. Samantala, may dumating na isang propeta kay Ahab at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, nakita mo ang napakaraming sundalo ni Ben-Hadad, pero ipapatalo ko sila sa iyo sa araw na ito, at malalaman mo na ako ang Panginoon." Nagtanong si Ahab, "Pero sino ang tatalo sa kanila?" Sumagot ang propeta, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya ang siyang tatalo sa kanila." Nagtanong si Ahab, "Sino ang unang lulusob?" Sumagot ang propeta, "Kayo." Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya. 232 silang lahat. At tinipon din niya ang iba pang mga Israelita. 7,000 silang lahat. Tanghali nang lumusob sila, habang si Ben-Hadad at ang 32 haring kakampi niya ay naglalasing sa mga tolda nila. Ang unang lumusob ay ang mga binatang sundalo. Ngayon, ang mga espiyang ipinadala ni Ben-Hadad sa Samaria ay nagsabi sa kanya, "May mga sundalo pong papunta rito mula sa Samaria." Sinabi ni Ben-Hadad, "Hulihin niyo sila. Kahit anong pakay nila rito, makipaglaban man o makipag-ayos." Ang mga binatang sundalo ang nangunguna sa mga sundalo ng Israel.
ang bawat isa ay pinatay ang kanyang kalaban. Kaya tumakas ang ibang mga sundalo ng Aram at hinabol sila ng mga Israelita. Pero si Ben-Hadad at ang iba pa niyang mga kasama ay tumakas na nakasakay sa kabayo. Ganoon ang paglusob ni na Haring Ahab ng Israel. Marami silang pinatay na Arameyo at pinagkukuha nila ang mga kabayo at mga karwahe ng mga ito. Pagkatapos nito, lumapit ang propeta sa hari ng Israel at sinabi, "Maghanda kayo at magplano ng mabuti, dahil lulusob pong muli ang hari ng Aram sa susunod na taon." Samantala, sinabi ng mga opisyal ng hari ng Aram sa kanya, "Ang Diyos ng mga Israelita ay Diyos ng mga bundok. Iyan ang dahilan ng kanilang pagwawagi. Pero kung makikipaglaban tayo sa kanila sa kapatagan, siguradong matatalo natin sila. Ito ang kailangan ninyong gawin. Alisin ninyo ang 32 hari sa kanilang katungkulan at ipalit sa kanila ang mga commander. Pagkatapos magtipon kayo ng mga sundalo, mga kabayo at mga karwahe na kasindami ng mga nawala noon. Makipaglaban tayo sa mga Israelita sa kapatagan at tiyak na matatalo natin sila." Pumayag si Ben-Hadad at ginawa niya ito. Nang sumunod na taon, tinipon ni Ben-Hadad ang mga Arameyo at pumunta sila sa lungsod ng Afek para makipaglaban sa mga Israelita. Nagtipon din ang mga Israelita, naghanda ng kanilang mga pangangailangan at lumabas para makipaglaban sa mga Arameyo. Nagkampo sila na paharap sa kampo ng mga Arameyo, pero katulad lang sila ng 2 maliliit na pulutong ng mga kambing kung ikukumpara sa mga Arameyo na nakakalat sa kapatagan. Pumunta ang lingkod ng Diyos sa hari ng Israel at sinabi, "Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Inaakala ng mga Arameyo na Diyos ako ng mga bundok at hindi Diyos ng mga lambak. Kaya ipapatalo ko sa iyo ang napakarami nilang sundalo para malaman ninyo na ako ang siyang Panginoon." Nagkampo ang mga Israelita at ang mga Arameyo na magkaharap sa loob ng 7 araw. At naglaban sila ng 7th araw. Sa isang araw lang, nakapatay ang mga Israelita ng 100,000 sundalong Arameyo. Ang mga natirang Arameyo ay nagsitaka sa lungsod ng Afek, kung saan ang 27,000 sa kanila ay nabagsakan ng pader ng lungsod. Tumakas din doon si Ben-Hadad at nagtago sa kasuluk-sulukang kwarto ng bahay. Sinabi sa kanya ng kanyang mga opisyal, "Narinig po namin na maawain daw ang mga hari ng Israel. Kaya pupunta kami sa hari ng Israel, magsusuot ng sako at magtatali ng lubid sa aming mga ulo. Baka sakaling hindi kanya patayin." Kaya nagsuot sila ng sako at tinalian nila ng lubid ang kanilang ulo. Pagkatapos pumunta sila sa hari ng Israel at sinabi, "Ang inyo pong lingkod na si Ben-Hadad ay humihiling na kung maaari, huwag niyo siyang patayin." Sumagot ang hari, "Buhay pa pala siya. Para ko na siyang kapatid." Itinuring ng mga opisyal ang sagot ng hari na isang palatandaan na may pag-asa sila. Kaya agad naman nilang sinabi na, "Opo, si Ben-Hadad ay para na ninyong kapatid." Sinabi ng hari, "Dalhin ninyo siya sa akin." Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi ni Ben-Hadad kay Ahab, "Isa sa uli ko sa iyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa iyong ama. At maaari kang magpatayo ng mga tindahan sa Damascus, katulad ng ginawa ng aking ama sa Samaria." Tugon ni Ahab, "Sa alok mong ito, pakakawalan kita." Kaya gumawa sila ng kasunduan at pinaalis siya ni Ahab. Samantala, may isang taong kabilang sa samahan ng mga propeta ang inutusan ng Panginoon para sabihin ito sa kasama niya, "Sige, saktan mo ako." Pero tumanggi ang kasama niya na saktan siya. Kaya sinabi niya sa kanyang kasama, "Dahil hindi mo sinunod ang Panginoon, papatayin ka ng leon pag alis mo rito." Pag alis nga ng kasama niya, nakita siya ng isang leon at pinatay. May nakita namang isang tao ang propeta at sinabi niya, "Saktan mo ako." Kaya sinaktan siya nito at nasugatan siya. Pagkatapos, lumakad ang propeta at tumayo sa daan para hintayin na dumaan ang hari ng Israel. Nagbalat kayo siya sa pamamagitan ng paglalagay ng piring sa mata para hindi makilala. Pagdaan ng hari, sumigaw ang propeta sa kanya,
Mahal na hari, sumama po ako sa labanan, at doon ay may taong nagdala sa akin ng bihag at sinabi, bantayan mo ang taong ito. Kapag nakatakas siya, papatayin ka o pagbabayarin ng 35 kilong pilak. Pero naging abala po ako sa ibang mga gawain, kaya nakatakas ang bihag. Sinabi ng hari, dapat ka ngang parusahan ayon sa sinabi mo. Tinanggal ng propeta ang piring sa kanyang mga mata, at nakilala siya ng hari ng Israel na isa siyang propeta. Sinabi niya sa hari, ito ang sinasabi ng Panginoon, dahil sa pinakawalan mo ang taong sinasabi ko na dapat patayin, ikaw ang papatayin bilang kapalit niya, at papatayin din ang iyong mga tauhan bilang kapalit ng kanyang mga tauhan. Umuwing malungkot at galit ang hari ng Israel sa palasyo niya sa Samaria. Ang ubasan ni Nabot. 21 kabanata. May isang taong taga Jezreel na ang pangalan ay Nabot. May taniman siya ng ubas sa Jezreel sa tabi ng palasyo ni Haring Ahab ng Samaria. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, dahil malapit sa palasyo ko ang taniman mo ng ubas, ibigay mo na lang iyan sa akin para gawin kong taniman ng mga gulay. At bilang kapalit, bibigyan kita ng mas magandang ubasan o kung gusto mo, babayaran kita sa nararapat na halaga nito. Pero sumagot si Nabot, hindi po papayag ang Panginoon na ibigay ko sa inyo ang minana ko sa aking mga ninuno. Umuwi si Ahab na malungkot at galit dahil sa sagot ni Nabot sa kanya. Nahiga siya paharap sa dingding at ayaw kumain. Pinuntahan siya ni Jezebel na kanyang asawa at tinanong, bakit ka ba nalulungkot? Bakit ayaw mong kumain? Sumagot siya, sinabi ko kay Nabot na bibilhin ko ang taniman niya ng ubas. O kung gusto niya ay papalitan ko ito ng mas magandang ubasan, pero hindi siya pumayag. Sinabi ni Jezebel, hindi ba't ikaw ang hari ng Israel? Bumangon ka at kumain. Magpakasaya ka, dahil ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot na taga Jezreel. Kaya sumulat si Jezebel sa pangalan ni Ahab. Tinatakan niya ito ng tatak ng hari at ipinadala sa mga tagapamahala at sa iba pang mga opisyal ng lungsod kung saan nakatira si Nabot. Ito ang mensahe ng kanyang sulat. Tipunin ninyo ang mga mamamayan para mag-ayuno at paupuin ninyo si Nabot sa unahan ng mga tao. Pagkatapos, paupuin ninyo sa harapan niya ang dalawang masamang tao para paratangan siya na isinumpa niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Ginawa ng mga tagapamahala at ng iba pang mga opisyal ang sinabi sa kanila ni Jezebel sa sulat. Tinipon nga nila ang mga mamamayan para mag-ayuno at pinaupo nila si Nabot sa unahan ng mga ito. Pagkatapos, may dumating na dalawang masamang tao. Umupo sa harapan ni Nabot at pinaratangan nila ito sa harapan ng mga tao. Sinabi nila, isinumpa ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya dinala nila si Nabot sa labas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Pagkatapos, sumulat sila kay Jezebel na binato nila si Nabot at patay na ito. Nang malaman ni Jezebel na patay na si Nabot, sinabi niya kay Ahab, patay na si Nabot, kaya lumakad ka at angkinin mo ang taniman niya ng ubas na itinanggin niyang ibenta sa iyo. Pagkarinig ni Ahab na patay na si Nabot, umalis siya agad para angkinin ang ubasan ni Nabot. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, humayo ka't puntahan si Haring Ahab ng Israel na nakatira sa Samaria. Naroon siya sa ubasan ni Nabot dahil gusto niya itong angkinin. Sabihin mo ito sa kanya, pagkatapos mong pumatay ng tao, kukunin mo pa pati ang kanyang lupa dahil sa iyong ginawa. Hihimurin ng mga aso ang dugo mo sa labas ng lungsod, tulad ng paghimod nila roon sa dugo ni Nabot. Pagkakita ni Ahab kay Elias, sinabi niya, natagpuan din ako ng kaaway ko. Sumagot si Elias, oo, pumunta ako sa iyo dahil ipinagbili mo ang iyong sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, padadalhan kita ng kapahamakan.
Papatayin ko ang lahat ng iyong angkan na lalaki, alipin man o hindi. Lilipulin ko ang pamilya mo katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa pamilya ni Baasha na anak ni Ahiya. Dahil ginalit mo ako at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. At tungkol naman kay Jezebel, sinabi ng Panginoon, nakakainin siya ng mga aso sa pader ng Jezreel. Ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Wala ng ibang taong ipinagbili ang sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Ahab, dahil sinunsulan siya ni Jezebel na kanyang asawa. Gumawa siya ng masasamang bagay sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad ng ginawa ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon sa mga Israelita. Pagkarinig ni Ahab sa sinabi ni Elias, sinira niya ang kanyang damit at nagsuot ng sako, kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya at malungkot na nagpalakad-lakad. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, nakita mo ba kung papaano nagpakumbaba si Ahab ng kanyang sarili sa aking harapan? Dahil sa pagpapakumbaba niya, hindi ko na ipapadala ang kapahamakan sa panahon niya, kundi ipapadala ko ito sa pamilya ng kanyang anak kapag naghari na ito. Pinaghanda ni Mikaya si Ahab. Ika-22 Kabanata. Sa loob ng 3 taon, walang nangyaring labanan sa pagitan ng Aram at ng Israel. At nang 3 taon, nakipagkita si Haring Jehoshaphat ng Huda kay Ahab na hari ng Israel. Sinabi ni Ahab sa kanyang mga opisyal, alam ninyo na atin ang Ramoth Gilead. Pero bakit hindi tayo gumagawa ng paraan para mabawi natin ito sa hari ng Aram? Kaya tinanong ni Ahab si Jehoshaphat, sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramoth Gilead? Sumagot si Jehoshaphat kay Ahab, handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo at mga kabayo ko. Pero tanungin muna natin ang Panginoon kung ano ang masasabi niya. Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta. 400 silang lahat at tinanong, pupunta ba kami sa Ramoth Gilead o hindi? Sumagot sila, sige, lumakad kayo, dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon. Pero nagtanong si Jehoshaphat, wala na bang iba pang propeta ng Panginoon dito na mapagtatanungan natin? Sumagot si Ahab kay Jehoshaphat, may isa pang maaari nating mapagtanungan, si Mikaya na anak ni Imla. Pero napupuot ako sa kanya, dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin kundi puro kasamaan. Sumagot si Jehoshaphat, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang mga opisyal at sinabi, dalhin niyo agad dito si Mikaya na anak ni Imla. Ngayon, sina Haring Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Huda, na nakasuot ng kanilang damit panghari, ay nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuan ng bayan ng Samaria, at nakikinig sila sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah na isa sa mga propeta na anak ni Kenaana ay gumawa ng mga sungay na bakat. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon kay Haring Ahab. Sa pamamagitan ng mga sungay na ito, lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameyo hanggang sa maubos sila. Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, Haring Ahab, lusubin niyo ang Ramoth Gilead at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Mikaya ay nagsabi sa kanya, ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari, kaya ganoon din ang sabihin mo. Pero sinabi ni Mikaya, nanunumpa ako sa buhay na Panginoon, nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin. Pagdating ni Mikaya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, Mikaya, lulusubin ba namin ang Ramoth Gilead o hindi? Sumagot si Mikaya, lusubin ninyo at magtatagumpay kayo, dahil ipapatalo ito ng Panginoon sa inyo. Pero sinabi ng hari kay Mikaya,
ilang beses ba kitang panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon? Kaya sinabi ni Micaiah, nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan, gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, ang mga taong ito'y wala ng pinuno, matiwasay niyo silang pauwiin. Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang? Sinabi pa ni Micaiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, at may mga makalangit na nilalang na nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon, sa papaanong paraan? Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya. At sinabi ni Micaiah, at ngayon pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng espiritu na nagpasabi sa kanila ng kasinungalingan. Itinakda ng Panginoon na matalo ka. Lumapit si Zedekiah kay Micaiah at sinampal ito. Sinabi ni Zedekiah, paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo? Sumagot si Micaiah, malalaman niyo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtago sa kaloob-loob ang kwarto ng bahay. Nag-utos agad si Haring Ahab, dakpin niyo si Micaiah at dalhin pabalik kay Amon na pinuno ng lungsod at kay Joash na aking anak. At sabihin niyo sa kanila na nag-utos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang sa makabalik akong ligtas mula sa labanan. Sinabi ni Micaiah, kung makakabalik kayo ng ligtas, ang ibig sabihin hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. At sinabi ni Micaiah sa lahat ng tao roon, tandaan niyo ang sinabi ko. Namatay si Ahab. Kaya lumusob sa Ramot Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Juda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw magsuot ka ng iyong damit pang hari. Kaya nagkunwari ang hari ng Israel at nakipaglaban sila. Samantala, nag-utos ang hari ng Aram sa 32 commander ng kanyang mga mangangarwahe, huwag ninyong lusubin ng kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel. Pagkakita ng mga commander ng mga mangangarwahe kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel. Kaya nilusob nila ito. Pero nang sumigaw si Jehoshaphat, nalaman ng mga commander ng mga mangangarwahe na hindi pala siya ang hari ng Israel. Kaya huminto sila sa paghabol sa kanya. Pero habang pinapana ng isang sundalong Arameo ang mga sundalo ng Israel, natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib. Sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, ilayo mo ako sa labanan dahil nasugatan ako. Matindi ang labanan ng araw na iyon at ang hari ng Israel ay nakasandal na lang sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga Arameo. Dumaloy ang dugo niya sa karwahe at namatay siya kinahapunan. Nang papalubog na ang araw, may sumigaw sa mga sundalo ng Israel, ang bawat isa ay magsiuwi na sa kani-kanilang lugar. Nang mamatay ang hari ng Israel, dinala ang kanyang bangkay sa Samaria at doon inilibing. Hinugasan nila ang karwahe sa paliguan sa Samaria, kung saan naliligo ang mga babaeng bayaran, at ang dugo niya ay dinilaan ng mga aso. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahab at ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagpapatayo niya ng magandang palasyo at pagpapatibay ng mga lungsod, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Ahab,
ang anak niyang si Ahazaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Naging hari ng Huda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ika-apat na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. Si Jehoshaphat ay 35 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi niya winasak ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya ang mga tao ay patuloy na nag-aalay at nagsusunog ng mga insenso roon. May magandang relasyon din si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoshaphat at ang mga pagtatagumpay sa labanan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pinalayas niya ang mga lalaking nagbebenta ng aliw sa mga sambahan sa matataas na lugar na hindi umalis noong panahon ng ama niyang si Asa. Nang panahong iyon ay walang hari sa Edom. Pinamamahalaan lang ito ng isang pinuno na pinili ni Jehoshaphat. May ipinagawa si Jehoshaphat ng mga barko na pangkalakal na naglalayag sa Ophir para kumuha ng ginto. Pero hindi nakapaglayag ang mga ito dahil nasira pagdating sa Ezion Geber. Nang panahong iyon, sinabi ni Ahazaya na anak ni Ahab kay Jehoshaphat, "Pasamahin mo ang aking mga tauhan sa iyong mga tauhan sa kanilang paglalayag." Pero hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahazaya sa Israel. Naging hari ng Israel si Ahazaya na anak ni Ahab noong 17 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Sa Samaria tumira si Ahazaya at naghari siya sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil sumunod siya sa kanyang ama't ina at kay Jeroboam na anak ni Nebat na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Sumamba siya at naglingkod kay Baal. Katulad ng ginawa ng kanyang ama, ginalit din niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel.